Good afternoon po uli sa lahat at salamat po sa pagpasok po niya dito sa ating webinar pinamagat ang Ground Zero discussion on the plight of healthcare workers on the ground in times of the COVID-19 pandemic. So ito po ay hinost ng Philippine Medical Students Association in partnership with the Philippine Nursing Students Association. So wina-welcome po namin muli kayo lahat. Ako po si Angel Season, ang officer in charge interim po ng PMSA. So ako na rin po ang tatayong moderator din po natin ngayong hapon. And ayun, kita ko po 36 participants na po tayo ngayon. Marami-rami na rin po. At nandito na rin pala po ang ating mga speakers para po ngayon. So ano po, siguro kaunting ano lang po, remarks lang po. No? So siguro hindi na natin kailangan, siguro kami hindi na natin, namin din kailangan sabihin no, na tayo, na may problema talaga ang response ng government natin sa kung dito sa COVID-19 ano. So nakita natin din na hindi rin talaga hina-highlight ang health aspect nito, which is very very ironic and very sad, frustrating din at the same time, dahil ito nga ay isang health issue, bakit hindi yung health ang pinagtutuunan ng pansin? So sa halip na pagtuunan ng pansin ang health, ang daming misinformation, ang daming pseudoscience na umiikot, na ang masaklap pa dito mga mismong government officials pa natin ang nagpapaano, the latest of which being yung duob. And it's not saying naman na we are totally against additional health practices ano, pero yung ginagamit kasi din natin na health practices that must be scientifically sound, di ba? So ayun, aside from that, simulat sa pool na rin na problema na rin yung parang yung allocation of resources and funds and even manpower. Hanggang ngayon, mahigit 100 days na simula nung nagka-pandemic tayo, pero wala, nagda-drag on lang ang mga araw, wala tayong mass testing. Sa larangan naman ng mga, sa pag-augment sana ng health staff natin, walang mass hiring na nagaganap. Ganun pa rin sa hospital natin na hirap na hirap. And alam natin nga, no, ang health system natin on a good day, it's already over-encumbered, di ba? Ang ating health staff on a very good day are already overworked and underpaid. Tapos paano pa ngayon na meron isang unknown disease entity? Alam lang natin na siya isang coronavirus, pero wala pa talaga tayong gamot at matinong paraan para i-manage ito at i-prevent ito. Tapos ganito pa yung response ng government natin na parang napaka-complacent pati nila. And during the time that we are able na sana pa din natin siyang i-curb, no, at it's very beginning na pwede sana tayong magsara ng borders natin, hindi nila to ginawa. And sa halip, kung ano-ano pa ang mga pinag-aatupag ng government natin ngayon. Nagkaroon ng panukala bigla sa Kongreso na gusto daw papalitan yung pangalan ng international airport natin. Nandiyan na rin yung insidious na iba pang mga bagay na gustong i-push ng government natin tulad ng jeepney modernization na hindi pinapayagan mamasada ang mga chuper natin na nagmamaneho ng mga jeep. Sa halip, ang gusto pang i-push ay yung mga bagong air-conditioned na jeep. So ngayon din kasi ay may concurrent din na programa ang Piston na nag-push para magbigay ng tulong ayuda para sa mga jeepney drivers natin na nawalan nga ng kabuhayan ngayon. Aside from that, nakita rin natin yung mga naganap kahapon. So kahapon nagkaroon po ng Pride March sa Menjola at bagamat peaceful naman at nag-o-observe din naman sila ng social distancing dun sa kanilang Pride March, ay pinaghuhuli sila ng mga pulis nang walang matinong grounds din. Kasabay din yan ang paghuli ng 7 mga lumad sa Mindanao na pinapresenta bilang mga miyembro daw ng New People's Army. At ang ebidensya daw ay nakitaan daw sila ng magazine ng high-powered firearms doon sa kanilang tinitirhan. Eh sila naman ay mga bakwit doon sa lugar na yon. So nakikita talaga natin na hindi health ang kanilang pahay dito sa mga ginagawa. And dahil hindi nga nila priority ito, atrasado ang ating response na
hindi na pagtutuunan ng pansin ang ating mga health workers on the ground, hindi rin ganun ka-komprehensibo ang ating atake dapat dito sa pagsupil nitong coronavirus. At ayun nga, kung ano-ano pa ang inire-railroad at kung ano-ano pa ang gusto nilang i-push dito ng government natin. At nakalimutan kong idagdag, nandiyan na rin ang pagre-railroad ng anti-terrorism bill na sa loob na lang ng less than 12 days, no, maglalapse na ito into law pag hindi pa ito napipirmahan ng Pangulong Duterte. So, ang daming na nating kailangan parang singilin din sa government natin, pero hindi nga siya maano. And I think it's a general observation na to for all of us. Siguro ngayon ang pahay natin is mas mabigyan ng meat itong usapin na to, especially from the perspective of our frontliners. So, nagpapasalamat po tayo at may nakuha po tayong frontline mga speakers ngayon mula mismo sa frontline. So, isa pong doktor at isa pong nurse. So, ang na-invite nga po natin una ay si Dr. Joseph Carabeo, ang president ng Aksyon Health Workers, sa po siyang doktor, at si Ms. Jocelyn Andamo, isa ang Secretary General po ng Filipino Nurses United. So, ang pag-uusapan po ngayon ni Doc Jojo ay ang isang overview ng government response sa mismong COVID-19 pandemic. At ang pag-uusapan naman po mamaya pagkatapos ni Doc Jojo ay ni Ma'am Jocelyn ay ang situation of nurses and health workers amid the COVID-19 crisis. Ano ba talaga ang nangyayari na sa loob ng hospital natin? Kasi noon nakakabalita lang tayo kung ano ang kanilang kalagayan, ganyan. Pero not much details, ano? Aside from the fact na alam lang din natin na hindi sila nakakatanggap ng kanilang wastong mga hazard pay, ano? And I think they will be able to highlight this later on. So, hindi ko na po ito papatagalin pa. I-welcome na po natin si Doc Joseph Carabeo, si Doc Jojo Carabeo, at siya na po ay magbibigay po ng kanyang presentation po tungkol dito. Okay, so medyo nagka-problema pa pala po sa connection ni Dr. Jojo. Ma'am Jocelyn, okay lang po ba kung mauna na po kayo? Okay, ako na lang muna. Opo, ma'am. Sige, mag-share tayo yung presentation po. Apa. Sige. Mag-share screen, ano? Share screen? Opo, ma'am. Opo. Share screen po. Tapos, Ayan. Paano ko gawin siyang slide na... Doon po, ma'am, sa slideshow po. Parang din po tayo nagpapalabas ng slideshow po, ma'am. Ayan. Ayan na lang. Sige, una... Magandang hapon sa lahat. Natutuwa ako at ako ay naimbita ng Philippine Medical Students Association at saka Philippine Nursing Students Association. Malapit sa akin ang PNSA at saka PNSA kasi years ago, wag niyo nang tanungin kung kailan, kami ang magkakasama sa community. So, nagko-coordinate kami with your organization sa aming mga community immersions. Nagpupunta kami sa community-based health programs ng araw.
at lalong-lalo na sa mga rural communities, mga depressed rural ng peasants at saka fisher. Kaya nga lang, ngayon ay hindi maganda ang ating kalagayan ng pandemic ng COVID-19. So, i-share ko sa inyo kung anong kalagayan ng mga nurses at iba pang mga health workers. Dahil ang nurses ay nagko-comprise ng 70% of the Philippine health workforce, no? Kaya mahalagang malaman natin kung ano ba ang mga nararanasan ng mga nurses kasama ng iba pang mga health workers natin sa mga ospital at sa mga pamayanan, no? Sa public health. So, mahinanda akong maiksing outline. Una, yung introduction. Pangalawa, ano ba ang sitwasyon, no? Paano natin i-describe and what do we do with these issues or problems or what have we been doing, no? At saka yung pang-apat, yung mga calls. So, i-expound ko na lang yung mga so medyo na-prepare ko na mauna sa akin si Dr. Carabeo, pero sa introduction, gusto kong banggitin, mahalaga na maintindihan natin or maalala na ang health ay isang batayang karapatan. It's a basic human right, pero sa realidad, hindi siya government priority. So, nakikita natin ito doon sa, halimbawa, budget, no? Kitang-kita natin na napakababa ng budget sa kalusugan ng gobyerno na ang nakaalat lang sa bawat Pilipino ay 2.58. Ibig sabihin 2 pesos, no? And 58 pesos. 58 centavos per day, no? Para sa kalusugan. Napakaliit. Sa katunayan, mula 2017, pababa ang health budget, no? Nalaman natin na merong pang pag-decrease specifically sa disease surveillance noong 29, mula sa 2019 ay bumaba pa siya, no? Yung ang data natin diyan ang sinasabi na noong 2019 merong 263 million pesos na budget for the disease surveillance ay naging 115.5 million ngayong taon ng 2020, na taon pa na pandemya ng COVID-19. Ano para saan yung disease surveillance? Ano? Siyempre, ito yung pag-aalam natin kung ano ang mga nagiging sakit sa mga communities on the ground, no? sa mga ospital. Pag-trace kung nasaan, ano pa, at para maiwasan ang mga outbreak tulad ng dengue, measles, at iba pa. At tulad ng COVID-19, ito sana ay malaking tulong para mabilis na maagapan ang pagkalat ng impeksyon. Pero talagang isang limitasyon yan dahil kulang na kulang ang budget sa kalusugan para sa serbisyo, para sa mamamayan. Yun, ang isang ano, ano. So, ang backdrop natin ay nangyari ang COVID-19 na kung saan ang health ay hindi prioridad ng ating pamahalaan. It has never been a priority, actually, kahit ng mga nakaraang administrasyon, kulang na kulang naman ang nabibigay na atensyon sa kalusugan. No? Ang framework ay it's for profit, no? Ang kalusugan ay nagiging para sa negosyo, no? It's primarily dominated by the private, curative-oriented, urban-centered, at hindi siya people-centered. So, napaka-market-oriented. No? Kung saan, kung wala kang kakayahan, no? Kapasidad in terms of finance, kawawa ka sa Pilipinas pag nagkasakit ka. No? Pag pumasok ka sa emergency room, ang itatanong sa'yo ay, kung mayroon ka bang pang deposit, kung mayroon ka bang credit card, ganun ang ano, ang problema, napakalaking problema natin sa kalusugan. At kung kakamustahin naman natin ang health personnel, no? Hindi rin ito prioridad ng gobyerno, kaya
Napakaliit ng mga sahod ng ating mga health workers at sa katunayan, ang mga nurses ay isa sa mababang sahod, number one exporter pa nga tayo ng nurses sa buong mundo at number two ng doctors. No? Kaya mas gusto pa na mapaalis ang ating mga nurses at makapag-abroad kaysa paghusayin, i-improve ang kalagayan nila dito sa Pilipinas. Bigyan ng tamang pasahod, i-improve ang work conditions, pero hindi. No? And ironically, mamaya ikukwento ko na sa panahon ng pandemya, ay ayaw naman paalisin ang mga nurses natin. No? Nagkaroon ng travel ban. So sa backdrop na ganito, nagkaroon tayo ng pandemya na kung saan ang ating healthcare system ay hindi handa, no, sa pagsabog ng napakalaki, mabagsik at nakamamatay na COVID-19. So nagkaroon tayo ng unang kaso, kung maalala nyo, last week ng January, no, noong February 6 nagkaroon kami ng General Assembly. Nanawagan na ang Filipino Nurses United na protektahan ang mga nurses at siguruhin ang public safety. Kasi nung panahon na yon, ang Department of Health ay nagsasabi lang siya na pinapaalalahanan ang mga health workers, ang mga nurses na mag-ingat, maghugas lagi ng kamay, at siguruhin na gagawin ang pag-disinfect regularly. No, ganun. Pero ang tingin natin diyan, malaki ang role, no? Malaki ang role at obligasyon ng gobyerno na siguruhin na maprotektahan ang mga health personnel, ang mga manggagawang pangkalusugan, at kasama rin diyan syempre ang mga nurses natin, ang mga doktor at iba pang manggagawang pangkalusugan na nandiyan sa harap ng paglaban sa COVID-19. At hindi nga naglaon, ano, last week ng March or unang araw ng April ay nakatanggap tayo ng hindi magandang balita na nakakalungkot, yung first nurse na casualty na taga Nueva Ecija, isang kasamahang nurse natin, ay nabawian ng buhay habang siya ay naglilingkod dyan sa probinsya bilang nurse. At batang-bata si Sir Arby, no, 44 years old, at nakakalungkot dahil nasundan pa ito ng iba pang mga kaso ng pagkamatay at patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng infeksyon ng mga health workers, no. Halimbawa dito sa ating slide ay nakalagay as of April 30. Ito ay mga kaso ng mga healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19. Sa mga Department of Health hospitals, like unang-una na dyan, sa National Center for Mental Health, no, sa RITM, at sa National Kidney and Transplant Institute, at marami pang iba. Hindi pa nakasama dito ang mga kaso ng infeksyon sa Philippine General Hospital, na sa ngayon ay marami na rin kaso ng COVID sa mga nurses, doctors, at iba pang health workers. Hindi pa rin kasama dito ang mga cases sa local government unit hospital. Naririnig na natin siguro, no? Halimbawa sa Cebu, napakarami ng mga cases dito ng mga nurses at doktor. Sa Luzon, Visayas, at Mindanao, at tulad ng sa Bicol, at iba pa. Kaya, sa ngayon, as of actually, yung pinakahuli nating nakuhang datos ay mahigit 3,000 na ang mga health workers na infected ng COVID-19. At nasa top ng listahan ay ang mga nurses. So, sa mahigit 3,000 na merong COVID-19, mahigit 1,000, no, 1,160 plus ang mga nurses na na-infect ng COVID-19. So, ang tanong, bakit? Bakit ba nagkakaroon ng COVID-19? Kasi nandyan sila eh. Sila ang na-expose. Ano ang mga kwento?
ano ang hindi magandang kalagayan. Napaka, kung sinasabi natin na mahigit 3,000 ang infected na mga health workers, kung ikukumpara natin sa ibang bansa, tayo ang may pinakamataas na rate ng infection among health workers. At patuloy pa rin, no? Patuloy pa rin na dumadami. Ang sinasabi natin ay kulang na kulang ang PPEs, ano? At baka mamaya hindi sapat at hindi siya adequate, I mean, hindi siya proper, hindi siya fitted doon sa mga health worker. Kasi iilan lang ang mga health workers na fit test. So pag nasuot ka ng halimbawa N95, kailangan hindi loosely worn yan, or di kaya naman sobrang sikip na hindi na makahinga ang mga ang may suot, ano? Ang kwento natin, kung itetrace natin, halimbawa, nagkaroon lang tayo ng procurement, ang DOH, ay nung last week of March, no? Ang procurement ng 1 million PPEs. Pero inabot pa ng Mayo bago na halos na kumpleto ang distribution. Yung May, ibig sabihin, yung last week ng May. No? So, talagang hindi tayo magtataka kung maraming infection. No? So, itong slide na pinapakita na to ay sa Los Angeles Times ng April 17 na sinasabi na tunay na ang mga nurses ang COVID heroes kasi sila ang nangangalaga ng ating mga pasyente na nagkakasakit ng COVID-19. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No? At sila ang nakakasaksi ng hirap ng mga pasyente at ng mga pamilya. Ang mga nurses din ay sobrang hirap nila at sakripisyo, no? Dito sa pandemyang ito. Ilang oras silang nagjo-duty. Ang mga nurses ay nagjo-duty ng 12 hours, umaabot ng 16 hours. Pero before ng pandemya, yan ay nararanasan na ng mga nurses. No? Pero ito, matindi ang hirap kasi alam nyo ba kung paano ang pagsuot ng PPE? Napakahirap, no? Ang pagsuot at pagbad, napakainit sa loob nito. At wala namang aircon, no? Kung meron man, napakahina. So, pawis na pawis sila. Ang sinasabi na, pag magsuot ka ng PPEs, paghubad mo, hindi lang butil-putil ang pawis mo. No? Parang halos timba, drenched ng pawis. Dapat sana kasama ko rin si Ma'am Jamie, pero talagang sumunod-sunod na gabi ang toxic nila na hirap ng pasyente. So, isang testimony yan na hindi simple ang pagsusuot ng PPE dahil marami kaming kasama na nagkakaroon ng fluid and electrolyte imbalance sa sobrang pawis, no? At nagkakaroon ng mga pagkahilo dahil sa sobrang tagal ng pagsuot ng kanilang mask at yung coveralls na gown. Ano pa yung sitwasyon ng ano ng mga nurses at iba pang health workers bukod doon sa kakulangan ng protection, yung oras ng trabaho, yung bilang ng pasyente na hinahawakan. Bago mag-COVID-19, ang mga nurses ay humahawak ng 50 hanggang 60 pasyente. Kung minsan, 100 pasyente. Hindi mo na ma-imagine. O kaya, ilang ward, no? Nag-handle sila ng isang ward. O kaya, 2 wards. Kung minsan, 3. Meron pa kaming isang kasamahan na naghawak ng pasyente ng buong ospital. Dahil dun sa probinsya, may ospital na merong 9 wards. Maliit na ospital, pero hawak niya ang lahat ng pasyente. So kung ma-imagine nyo, bago mag-COVID, sobrang overworked, understaffed ang mga nurses at iba pang mga health workers. Ganyan pa rin ang sitwasyon natin ngayon, no? Umaapaw ang ating mga emergency rooms. Ang kwento nga ng isang doktor,
pag dumating sa emergency room, hindi agad siya na-admit yung pasyente. Kung 8 o'clock sila dumating, 8 o'clock na sila ng gabi na-admit, no? At kung merong bakante, saka lang nadadala sa kwarto. Usually, nasa ER lang din sila. Ganun kadami ang mga pasyente. Dito sa Maynila at kahit sa probinsya, ganun ang sitwasyon. Kaya lang, marami ang pasyente pero hindi nagdadagdag ng personnel. Kaya nanawagan tayo na dapat magkaroon tayo ng mass hiring, no? Agaran mass hiring, mabilisan, at merong special na orientation and training. Pero hanggang sa ngayon ay hindi sapat, kulang na kulang, no? Ang inoffer ng DOH nung una ay 500 pesos per day ang allowance. Kaya ito ay sinabi natin na hindi tama, napaka ito isang insulto sa atin mga health workers, no? Dahil ang buhay mo ay iaalay mo sa paglilingkod, pero iyon lang ang ibinibigay. Kaya nagbago 'yon. Nagkaroon ng offer na contract of service. So 'yun ang isang problema din natin. Dapat ma-employ ang mga nurses, doctors at iba pang health workers na merong regular employment. Kasi walang kasiguruhan sa kanilang tenure, no? So, kung makikita natin, sa buong mundo, ang Filipino nurses ang nandyan sa frontline. Sila ang unang na-i-infect, no? Sa pictures na ito ay ilan lang sa mga nabawian ng mga ng buhay ng mga nurses sa United Kingdom, sa Middle East, at sa USA. Nakakalungkot na pangyayari na patuloy pa rin ang kaso ng mga infeksyon at pagkamatay ng mga nurses na mga kababayan natin. At kahit hindi mga nurses, yung iba pang mga health workers. Noong April ay nagkaroon kami ng activity tulad dito, no, yung nang magkasunod ang mga kaso ng pagkamatay ng ating mga kasamahang nurses na tayo ay nagluluksa, pero patuloy na lumalaban at naglilingkod, no, para magapi natin itong pandemya ng COVID-19. Dahil kung hindi ay magko-collapse ang ating healthcare system. Yan. Ano ang response, no? Ano ang response sa atin? So, ay bago 'yon, ito ay mga examples lang ng dagdag na pahirap sa mga nurses at iba pang health workers dahil yung pagkakaroon ng mga enhanced community quarantine, walang transportation, walang accommodation sa nurses at sa ibang health workers. Kaya ang marami sa atin ay naglalakad, no, para makapasok lang. Kagaya ng isang nurse na ito na nakita na naglakad mula sa EDSA, no, pauwi sa Antipolo. At merong nurse naman na nagbike, no. Actually, merong isang doktor tayo na nabundol, no, dahil siya ay nagbike papunta sana siya sa health center dahil walang maganda, maayos na transportasyon sa ating mga personnel, kailangan niyang magbike. So napaka-risky ng ginagawa ng nangyayari, kaya lang walang choice, no, dahil sa dedikasyon sa trabaho ay nagagawa ito. Bukod doon, yung sakripisyo ng ating mga nurses, mga doctors, at ibang manggagawang pangkalusugan na hindi na sila umuwi ng matagal na panahon, no? More than 3 months na hindi sila umuwi. Para lang tuloy-tuloy ang serbisyo, at para dahil natatakot din sila na
mahawahan ang mga kasama nila sa bahay, ang mga kapamilya. So isa yun sa mga sacrifices ng mga health workers natin. Hanggang sa ngayon ay wala pa ang testing, no? Ang sinasabi niya, nabanggit nga ni Angel kanina, na dapat merong regular testing. Ang nangyayari kasi, ang mga nurse, nagjo-duty sila iba-iba, no? Merong sa amin na nagjo-duty ng 7 days straight, tapos merong quarantine days na 14 days, ideally. Kaya lang dahil na-stress out na masyado, kulang na kulang na yung tao, ang nangyayari ay wala nang may makakapalit, no? So ang nangyayari, nababawasan din yung quarantine days. So may mga nurses na nagjo-duty ng 7 days pero ang quarantine days nila ay 7 days na lang imbis na 14 days. Merong nurses na halimbawa sa heart center, 5 days lang ang quarantine days nila. At yung sa private naman, ang problema po natin ay hindi lahat sila ay nababayaran sa panahon na nagka-quarantine sila, no? Hindi yun tama. Dapat pag nag-quarantine days ang isang nurse, dapat paid po sila. Dahil na-expose sila dun sa panahon na nag-duty sila. Nagka-quarantine sila hindi lang para magpahinga, kundi para maging safe ang isa't isa, no? Yung pasyente at yung kapwa health workers. Iyon ay pagmo-monitor na wala siyang simptomas at hindi niya pa na-acquire yung virus sa panahon ng nag-duty siya. So, hanggang sa ngayon po ay wala pang regular testing ang ating mga manggagawang pangkalusugan. Kaya nung April 20 ay nakapaglabas na kami ng pahayag, pati ng Alliance of Health Workers, na nag-aalala na kami sa sobrang dami ng kaso ng mga COVID-19 among health workers, no? Hanggang sa ngayon, wala pa. Para sa kaalaman din natin, merong guidelines ang Department of Health na tinatawag na expanded mass testing. May tinatawag na prioritization. Pero dun sa prioritization, ang health worker ay papaloob doon sa letter E, no? Hindi siya yung pinaka-priority. Pag asymptomatic ka, hindi ka itetest, no? Itetest ka, letter A ka na priority na healthcare worker kung ikaw ay mayroong severe symptoms. Yun. So, ang panawagan natin dapat regardless kung may symptoms ka o wala, dapat priority ang mga health workers dahil nandyan araw-araw na nag-duty, na-expose ang mga health workers sa risk, napaka-laking risk, no? At nakataya ang buhay nating mga health workers araw-araw, regardless kung nasa COVID ward ka o nasa non-COVID ward ka. Kasi hindi mo naman nakikita yung virus, eh. Kaya, meron nga example, no, sa Philippine General Hospital. Nung nagkaroon sila ng testing, hindi pa ito yung maramihan. Yung sa ano lang, no? Random na test. Out of dun sa nag-positive na COVID-19 positive, 18 ang asymptomatic. No? So kung asymptomatic ka, you have the virus, pero carrier ka, which means may infect mo yung iba. Infectious ka na. So, dangerous yun. Kaya dapat i-review ng DOH yung guidelines na ang itetest lang nila for COVID-19 ay yung mga may severe symptoms. Ang isa pang nating problema, no? Ang daming issues ng health workers. Dito sa, nung time na yun, 2,000 pa lang ang infected na cases. Ang nag-qualify lang doon sa promise ng government na 100,000 compensation pag nagkasakit ka ng COVID-19. Ang nag-qualify lang ay 19 health workers. Bakit po? Kasi ang requirement nila
ay dapat severe ang COVID-19 infection mo. So, hindi kami nag-agree at nakakagalit ito, no? Para doon sa mga kasamahan naming mga nurses at iba pang health workers na nagkasakit ng COVID-19. Dahil matindi ang effect ng COVID-19, hindi lang physically, kundi pati emotionally, psychologically, at pati sa mga kasamahan naming mga kapamilya, apektado sila sa pag-aalala kung sila ay magkakasakit din. No? At maraming mga nurses, halimbawa lalo na sa mga private hospitals, hindi sila nakapasok ng isang buwan hanggang tatlong buwan. No? Kasi may studies na yung COVID-19, kahit negative ka na, gumaling ka na, naglilinger pa rin ang symptoms. Yung body malay, yung hihirapan ka pang huminga, or may cough, may sore throat. Merong mga ganun. So, hindi agad-agad nakakapagtrabaho ang mga nurses or yung iba pang health workers. So, ang aming panawagan dyan, dapat yung pinangako ng government na 100,000 compensation for the COVID-19 infected health workers ay ibigay, no? Kahit hindi severe ang degree ng infection, regardless of the degree of infection. Dahil pag nakasakit ka nito, sobrang hirap ng nararanasan. Hindi lang ng individual, kundi ng buong pamilya kasi nasa malaking risk sila. Sana nabanggit ko na ang lahat ang mga issues ng health workers. Yung hazard pay hanggang sa ngayon ay hindi pa naibibigay. Merong pinangako ang gobyerno na special risk allowance. Sa katunayan, hindi pa ito nabibigay. Ang hazard pay, kakarampot dahil doon sa provision, sa guidelines na whichever is higher. So, ang position natin ito, dapat ang kada health worker ay mabigyan ng 500 pesos kada araw na hazard pay. Plus yung special risk allowance, no? Na hindi pa naibibigay. Maraming nagkwento sa amin ng mga nurse, halimbawa yung DOH COVID nurse na sumulat sa amin na taga Central Visayas. Ang mga allowances like transportation allowance at saka communication allowance, wala pang nabigay, at yung mga hazard pay. No? Napakahirap. Tapos nagkasakit pa. So, sabi ng mga nurses, sobrang sakripisyo namin at naitaya namin ang buhay namin. Pero wala kaming matikman kahit isang kusing na tulong mula sa gobyerno. Nakakalungkot at nakakagalit na rin. No? Napakalaganap ng pakiramdam ng demoralisasyon sa ating mga ospital. Dahil sa pakiramdam nila ay hindi sila, sa panahon ng krisis na ito, ay hindi sila nakalinga, ano, napabayaan na sila. On their own, left on their own. Kaya maraming nababalita na gusto nang mag-resign. In fact, meron ng mga health workers sa Davao na nag-resign. Ganito kasi ang sitwasyon nila, no? Hindi natin masisisi dahil araw-araw na pumapasok sila sa duty ay merong matindi ang takot kung hindi nila nararamdaman na meron silang sapat at tama na protection panlaban dito sa COVID-19. So, hindi na nga maganda ang work conditions. Napakababa ng sahod, no? Hanggang sa ngayon, yung dapat tataasan ng sahod ng mga nurses, no? Na-aprobahan na ang 32,000 entry-level salary para sa government nurses, hindi pa rin nabibigay hanggang sa
ngayon. Dapat nag-umpisa ng January. Sa private sector ay may nakakatanggap pa ng 8,000 pesos kada buwan. So, ang mga nurses sa matagal na panahon, underpaid, overworked, unappreciated. So, ano pa ang dumating na problema? No? Nagkaroon ng deployment ban umpisa noong March. Tama, noong March, medyo may pag-relax lang konti. Pero yung OFWs ay inalaw ng mag-abroad noong May. Pero naiwan pa rin ang mga health workers. Kaya maraming nurses ang hindi maka-list. Sabi natin, walang karapatan ang gobyernong awatin, pigilan ang ating mga nurses na gustong mag-abroad upang ma-fulfill nila ang dream nila para sa mga pamilya nila or magkaroon lang ng sapat na pantod pang-suporta sa mga families nila na dito sa Pilipinas ay hindi naman ma-provide ng sapat ng ating gobyerno. Kaya napaka-harsh ng deployment ban na ito na naapektuhan ang libu-libong mga nurses. So, ito ay inilalaban din natin na dapat ay i-lift na yung ban ng mga healthcare workers. So, yung ibang mga slides, gusto kong ipakita yung mga nakaraan na, no, na mga nabalitaan natin na ginawa. Gaya nabanggit ko kanina na unang offer ng DOH, ang daily allowance lang para sa mga health workers ay 500 pesos per day. No? Tinaasan naman nila to sa regular salary. Kaya lang, contractual. So, para sa FNU, dapat ang mga health workers na i-employ, mga doctors, nurses, at iba pa, kagaya ng mga medtech, mga respiratory therapies, dapat ay regular employment at yung salary grade ng regular employee sa gobyerno sa minimum ay 21,000 kung salary grade 11. Ang N1 kasi ngayon, ang nurse 1 ay tumatanggap ng 22,000. So, dapat tumatanggap na ang nurse ng 32,000 per month. No? Hindi pa yan na-implement. So, ang hiling natin, dapat i-release na ng DBM ang budget. Dahil meron ng budget na nilaan para sa ngayong taon na ito. Pero hindi pa. Kung ikukumpara natin sa ibang bansa kung gaano nila i-value ang mga nurses, no? Napakataas ng sahod. Halimbawa sa Canada, para maglingkod sa COVID-19 patients, nag-start ang salary nila ng ano? Sorry. Ang pay ranges from $80,906 to $122,926. Pero sa atin, $500 lang yung in-offer nung una. So, ang laki ng disparity, yung pagpapahalaga ng ibang bansa sa mga nurses at ibang health workers ay nakikita sa binibigay na suporta tulad ng just compensation at adequate benefits tulad ng hazard pay, night differential, no, overtime pay, binibigay lahat 'yan. Pero sa atin binabarat, no? Pahirapan. Tungkol naman sa issue ng PPEs, kamakailan, no? Sinabi ni Secretary Duque noong June 23. Ang Philippines, hindi naman siya late na kumuha o umorder ng PPEs. Maaga lang, nauna lang sa atin ang ibang bansa. Kaya yun ang sinasabi niya. So, hindi niya pa rin ina-admit hanggang ngayon na mabagal at kulang ang supply ng PPEs ng Department of Health. Bukod sa iba pang response na isishare sa atin ni Dr. Carabeo.
o anong gagawin natin tungkol dito at ano ang ginagawa. Mahalaga ang collective actions, no? Yung mga sama-samang pagkilos at pagiging aktibo natin sa ating mga organisasyon. Tulad ng organisasyon ng mga estudyante, may PMSA at PNSA, mahalaga na maging aktibo kayo, sumama sa mga kampanya para matugunan ang mga problema nating pangkalusugan at mga problemang pambansa, no? Dahil kung hindi tayo makikialam, gagawin lang ng gobyerno yung gross negligence niya at yung mga baluktot ng mga patakaran na imbis na makatulong sa mga tao, ay lalong nagpapahirap. So ito naman ay pagpapakita ng mga actions ng mga nurses din sa ibang bansa tulad ng sa Amerika, nandyan yung National Nurses United, yung pinakamalaking nurses union sa Amerika. Sila ay naglunsad ng rally sa harap ng White House at naglagay din sila ng mga white shoes na nagsisimbolize ng mga nurses na namatay sa panahon ng COVID-19. Ito naman sa baba na picture ay mga nurses na nagmarcha sa bridge sa London upang sabihin na hindi disposable ang mga nurses at nobody goes to work to die and we deserve the adequate and sufficient protection. Ganun. So lahat ng nurses sa buong mundo ay kailangan magkaisa at i-defend yung karapatan niya para sa safety, no? Safe work environment, bukod doon sa mga work conditions na humane, no? Dapat makatao dahil hindi na makatao ang kalagayan lalo-lalo na nararanasan ng mga nurses dito sa Angel, nasa oras pa ba ako? Last two slides na lang. Opo, sige po, para wrap up na lang po. Ah, sige. So, yung sitwasyon ng nurses, hindi naman nagbabago. Matagal nang mahirap in subhuman or inhumane work conditions. Pero yung demand ng pandemya ng COVID-19 ay nagpalala, no? Dahil wala namang ginawang suporta na konkreto ang pamahalaan para ma-improve ang work conditions ng mga nurses. So ang panawagan pa rin namin, no, sa Filipino Nurses United at para na rin sa kabuang mga iba pang health workers, nung May 1 nilabas namin pa rin bilang pag-reiterate lang yung itaas ang sahod ng lahat ng nurses, no? Ang lahat ng manggagawang pangkalusugan. Sa nurses ay merong nasa batas na yung entry level salary na 32,000 pesos kada buwan. Dapat ibigay na ito. May budget na. Ganon din sa private, no? Dapat taasan ang sahod ng nurses. Ang sa iba pang health workers, ang hinihiling na natin ay yung 16,000 minimum na wage ng lahat ng manggagawang pangkalusugan, no? Ang safe nurse to patient ratio dapat ipaglaban kasi sobrang daming pasyente ng mga nurses, mga doctors, ang mga health workers halimbawa, dati humahawak lang sila ng yung ating mga NA or mga institutional workers, katulong sila ng mga nurses, no? Humahawak lang sila noon ng halimbawa sa isang ward, katulong sila. Ngayon ay dalawang wards na ang hawak nila. Sobrang dami nilang hawak na pasyente. Kaya kung makikita nyo, yung mga manong, kung minsan hawak ang dextrose, tinutulak ang pasyente, at agad-agad ihilahin yung isang pasyente na nasa stretcher, no? Kaya ang mga pasyente, matagal na mabalikan. Halimbawa, na-x-ray na siya. Pero isang oras na siyang naghihintay kasi si Manong, ang dami pang pasyenteng hinahatid sa ibang ward. So, nag-a-apply itong safe na number ng pasyente, ng ratio, no, ng health worker sa pasyente. So, kailangan ito ay ipaglaban pa din. Sobrang problema ang understaffing.
ibigay ang hazard pay at iba pang benepisyo, at gawing regular ang mga kontraktwal. Wakasan ang contractualization. Dapat libre at komprehensibyo ang serbisyong pangkalusugan sa isang unified health care system. Merong mga panukalang batas po tayo na kinatulong ang ating mga kaibigang legislators sa Congress. Yung House Bill 3478 para sa pagtaas ng sahod ng mga nurses sa privado man at sa pampubliko. Yung House Bill 5184 naman ay yung Magna Carta of Private Health Workers para naman po sa tamang pasahod at saka benepisyo ng lahat ng mga health workers sa pribadong sektor. Pero mga panukala pa lang ito, ibig sabihin, dapat maipasa pa siyang batas sa level ng lower house sa Congress at sa Senate. So mahalaga rin po yung bukod sa collective action sa paglabas sa kalye, ay yung paglalabi po natin sa ating mga lawmakers, no? Sa panahon ng COVID, ito po yung nadagdag at immediate na ating mga hiling, dapat yung sapat na protection sa lahat ng mga health workers kontra COVID-19. Siyempre yung paghiling natin ng tamang PPEs, no? Sapat, at yung mass testing, mass hiring. Yan po ang ating mga hiling. Sa ating namang mga panukalang batas, meron na pong nakahain sa Congress na House Bill 6848 para sa free mass testing. Kasi po doon sa guidelines ng Department of Health ay napakalimitado, no? Yung priorities lang po ay yung severe, sabi ko nga kanina. Dito po sa free mass testing, sinasabi dito na lahat ng health workers ay dapat priority bukod po doon sa mga vulnerable sectors tulad ng mga nakatatanda at mga pregnant women. So, mahalaga po na maging batas itong free mass testing kasi dahil walang batas, hindi nga po ito pinaprioridad. So, kailangan pang gawing batas. Nakakalungkot at nakakagalit dahil patuloy ang paglaganap ng COVID-19. Kung hindi po natin natetest ang maraming individuals at na-isolate, patuloy pong dadami ito at hindi natin masasawata ang mabagsik at nakamamatay na COVID-19. So, sama-sama po tayo sa paglaban natin sa COVID-19 at sana suportahan nyo kami na maibigay ang mga nararapat na benepisyo at tamang pasahod sa ating mga health workers na nag-aalay ng kanilang buhay para magapi ang pandemya na to. Maraming salamat po. Yeah, maraming salamat po, Ma'am Jocelyn, sa inyong mga inputs po. Ano, syempre napaka-comprehensibo din ng ano, at iba rin talaga yung marinig natin yung kumbaga yung kwento din syempre ng mga frontliners natin kasi syempre sa sobrang toxic din sa trabaho ano hindi na rin talaga sila din makakapag-share kaya importante po talaga na meron po tayong parang representation din sa na nasa body po ng Filipino Nurses United ang union ng mga nurses po ano para i-bring light ito sa amin bilang sa mga medical at nursing students pero pati na rin po sa lahat ng Pilipino na tapos na talagang i-highlight no na this still remains to be a health crisis ano talagang kailangan pa rin talagang i-putot na i-remember na nandiyan pa rin ang coronavirus di pa naman siya nawawala at wala pa rin gamot at bakuna so ayun po ang naisip ko nga po eh dati si Florence Nightingale ay ang lady with the lamp ngayon sa panahon ng coronavirus pandemic na yung mga ladies and gentlemen with the PPE na tayo ano pero hindi lang tayo basta nakadamit ng PPE no nakataas din ng kamao para i-demand ang mga kailangan para sa ating mga nurses at iba pang mga health workers yes at ngayon ipapasa ko na rin po ang ano, maraming salamat po uli, Ma'am Jocelyn Andano ng Filipino Nurses United. Ang susunod po natin ngayon ay si Dr. Joseph Carabeo po mula sa
Aksyon Health Workers Party List po. At bago po yun, i-recognize lang po muna natin ang lahat ng mga nandito po. So, among medical students po, ang mga med school na present sa atin, nandito po ang Bicol University, Cagayan State University, De La Salle Health Sciences Institute, Family Clinic Colleges, Manila Theological College, Fatima College of Medicine, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, San Beda University, UERM, University of Cebu, at University of Perpetual Health Jonelta. Para naman po sa mga nursing students, nandito po ang Angeles University Foundation, Universidad de Manila, UP College of Nursing at ang Trinity University, St. Luke's College of Nursing. So, at bukod doon, syempre meron pa po tayong ibang mga panauhin dito. May mga registered nurses din po tayong kasama ngayon dito sa ating webinar. Meron din po mga staff po ng NGO, may estudyante po ng anthropology, social worker, some BS public health student, at meron din po tayong kasama na doctor din po. So yun, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin dito sa ating webinar. Ngayon, papasok ko na po uli ang ating hindi ko ipapasa yung microphone, no, kasi nasa digital tayo. Pero ibibigay ko na po yung oras na to para po kay Doc Jojo. Ayun, Doc, nandyan po kayo. Hello? Ayun. Hello? Narinig na ako? Yes, Doc. Opo. Oo. Kita naman ako. Hindi ko lang kita sarili ko. Okay na po? Hello? Opo, Doc. Opo. Okay, sige. Isang maalad na pagbati ng hapon sa ating lahat. Isang malusog na pagbati. Nalulugod ako na naimbita sa inyong webinar ngayong hapon. Isang pagbati din kay Ms. Aline Andamo, parang reunion sa amin ito na parehong nagtrabaho noon sa Philippine Youth Health Program. Siya ay sa organizing ng mga nursing students at ako naman ay sa organizing din ng mga medical students noon. Dekada na yon, wag yun ang tanong kung kailan. So ang pinapagawa sa akin ngayong hapon ay itong COVID-19 situation at response. Napaabot sa akin yung mga expectations sa mga estudyante at sana ay matugunan natin. So, okay na tayo. So, first slide, yung COVID-19 situation and response. Tuloy na tayo dun sa second slide. Hello? So yung sa second slide, ito ay hango doon sa isang Rappler, so Rappler write-up. No? So interesado ako dito kasi ito yung nagka-capture kung ano yung naging response ng gobyerno sa atin. So in short, nananatili pa rin tayong bulag sa pagtugon doon sa COVID pandemic. At kung hindi man hit and miss, ang sigurado lang na hit ay yung mamamayan. Siguro naman hindi na mahirap ipaliwanag na sa isang malaking problemang pangkalusugan ay damandaman na ng tao na mas mahigit ang response na bakal na kamay or high, yung kumaga fist-handed response or militarist response. No? Sabi nga ay talagang sineryoso, talagang gera ang approach. Nga lang, hindi natin nakikita yung giyera mismo dun sa COVID, kundi ang apektado sa giyera ay yung mga mamamayan. So next slide, please. Hello? Yes? Oo. Sa next slide, ito na yung update natin. Ano? So, sa pag-iikot natin ngayon, tayo ay nasa 104 or 105 days na. Tayo ang isa sa pinakamahaba na lockdown or if not the highest or the longest lockdown sa buong mundo. Ang Wuhan na siyang epicenter ay na-lift ang kanilang lockdown after 69 or 70 days. Tayo dito sa Manila, ang unang epicenter ay nakailang buwan na. No? At patuloy pa hanggang June 30 pa yung ating quarantine at ang sabi nga ay modified quarantine pa lang, ayaw lang tawagin na lockdown. So,
limang buwan na halos dito sa atin yung pandemya at ang kanilang response, ito pa rin ang ating nakukuha. So, total number of cases natin ngayon ay 34,000. Ang predicted na 70,000 nung umpisa pa lang nung pandemya, kung walang gagawin, sabing talagang aabot ng 70,000. Pero nagkaroon din naman ng prediction nung nagkakaroon ng usapan na isi-shift from ECQ to GCQ. Na kaya nga ni-recommend nila na huwag i-lift ang GCQ dito sa atin ay dahil may pangamba na baka umabot ng 30,000 by end of June. Wala pang end of June, lampas na tayo ng 30,000. At ang nakita rin natin dito sa graph na to, makita natin ni fresh cases, ni late cases. No? So ito ay kumbaga panibagong invention or innovation nitong nakaraang dalawang linggo lamang. Bagamat sinabi nila na pababa na raw yung cases at nung pinupula sila noon na sinasabi nilang umababa pero sa totoo lang ay tumataas pa yung statistics. Ang sabi nila kasi doon sa mga new cases na na-report, meron dyan mga late at meron dyan na fresh cases. Pero itong nakaraang linggo, hindi na nila magpagkakaila mismong sa statistic nila, tumataas yung fresh cases. So, are we flattening the curve? Mukhang malayo pa tayo sa flattening ng curve na yan. In fact, sa World Health Organization Western Pacific Region, tayo na lamang nag-iisang bansa ang mayroon pang community transmission. At siyempre, nakasubaybay tayong lahat ni bagong epicenter sa Cebu City at karatig nitong regions. In terms ng confirmed cases as of yesterday, 1,006 pa rin yan. Kaya ngayon, 788 ang fresh, may late na 218. At yung deaths din, na dati nung sinasabi nila pa isa-isa, padala-dalawa, itong past few days talagang umaabot ng 10 hanggang kahapon ay 12. So, hindi ito ang sinasabi nating improvement o kung dati noon sabi nila na flatten, ngayon ay may nakikita daw na prospect na tayo ay pagaling na, pero these figures will deny all of them. Lagi na lang sinasabi sa atin, maghintay tayo at ang ating ang purpose ng lockdown noon ay para ma-flatten and curve. Pero lagi na lang tayong binabalaan na sa flattening ng curve, hindi tayo mag-aasa ng zero cases o talagang mababang cases. Dahil yung ating lockdown daw, ang primary purpose niya ay to buy time para tayo ay makapaghanda to strengthen yung healthcare systems natin, maiayos yung ating response. Pero ang laki ng question dito sa flattening the curve at na babalot nga ng maraming kontrobersya, epidemiologists hindi magkaisa dyan. Pero sa punto de vista ng mamamayan at ng mga caring ng mga health workers, ito ay napakalayo sa sinasabing pinapangako nila. Nagkaroon pa nga ng issue about second wave, samantalang hindi pa naman tayo talaga nakakaraos dito sa first wave. Maaring nagkaroon na ng peak, pero yung sinasabing flattening, napakalayo pa niyan. At the most na masasabi is nagpa-plateau, nagle-level off, pero nagle-level off na marami pa rin kaso. So, sa flattening ng curve at sinasabi nila na ito yung mga ilan sa parameters na nag-guide sa kanila, napakarami din tayong puna dito kasi sila mismo by their daily pressers, by their daily briefing, papalit-palit ng pagpapaliwanag dito sa curve na to. Pagkatapos, biglang nagbabanggit at dahil sila ay napupunan na rin, maraming mga late reports. So, up to such time that even yung kinakausap natin mga epidemiologists and progressive scientists, parang ang sabi, kung ito yung pinagginagawa nila, ito ang ginagamit nilang batayan bilang basis dun sa mga future actions, parang alam na natin. So this is one proof na hanggang magpahanggang ngayon ay bulag pa rin ang pamahalaan
sa kanyang pagsupo sa COVID. At kung ito yung ginagamit nila doon sa kanilang pagpaplano ng COVID management, tayo bilang mamamayan at bilang nasa sektor pangkalusugan, wala rin tayong nakitang klarong plano na supuin itong COVID. Ano na to? Next slide, yung sa COVID deaths, ay na kita natin, marami pa rin ang nare-report na mga deaths nga ngayon. Although, sabi nga natin, hindi kasing dramatic as nung March. At very dramatic nung March kasi ang mga unang bumabagsak ay mga colleagues natin, mga seasoned doctors, mga nurses, at saka yung mga iba pang frontline workers. Never in our lifetime na nagluksa tayo ng mahigit 30 doktor among our ranks na namatay. At dahil ito ay sa sila ang sa frontline at walang akmang protection at walang akmang guidance at walang akmang yung tawag warning man lang na sana ay dapat nang gagaling sa pamahalaan or sa DOH. Sa next slide, makikita natin kung bakit yung pagpuna natin doon sa flattening ng curve or doon sa sinasabi nila na ganito, ganyan. Ang punot dulo niyan, napakahirap mong, kung meron mang totoo doon, ay minakikita natin na talagang meron pa mga kaso at palaki ang kaso. Pero behind those figures, kahit sino na nag-iisip, magsasabi, eh hindi ka pa nga nakapag-mass testing. Hindi ibig sabihin, kung nakapag-test pa pala tayo, mas marami pang kaso yan. So ang binibigay lang niya na figure ay, sige, ganito kadami ngayon, pero mas marami pa palang undetected. So, earlier on pa lang, bago pa lamang yung lockdown, nagsasabi na naghihiyaw na tayo ng mass testing. Yung mga experience sa ibang bansa na test, trace, and isolate. Matagal na sinasabi ng Health Alliance for Democracy, ng Coalition for People's Right to Health, at ng iba pang mga people's organization kasi nakikita natin yung picture sa ibang bansa at ayaw nating mangyari yan sa atin. So, kahit na anong banggit natin itong sa slide about the current state of testing, oo, totoo, marami ng testing facilities ngayon. Oo, totoo na nag-increase ang testing capacity ninyo, pero ang tugon pa rin, ang sagot pa rin dyan ay ito sana yung nagawa noong March, nung panahon ng lockdown, or kahit man noong April, na ang mga tao ay hindi natin pinagagalaw, ang economy ay in-stop natin. Yun sana yung prime time for this. Tapos ngayon, kahit dumami na yan, ang kuna natin dun sa testing capacity nila na sinasabi, dapat by end June, 30,000, pero pinagmamalaki nila, ngayon daw ay nakaka-50,000 na. So testing capacity does not mean actual tests. Kasi sila din naman ang nagre-report na kahit may testing capacity ka na 50,000, daily 8 to 10,000 lang ang nagagawa ng gobyerno. At doon sa 8 to 10,000 na yon ay hindi pa rin nawawala yung mga delayed reportings at mga backlogs. No? So as of June 25, 2020, kahit may 68 accredited testing facilities ka dyan, na mostly ay nandito sa Metro Manila, ang nagawa lang as of June 25, on the average, or yung at least on June 25, 14,000. Kahit may 30,000 ang target mo as of May 31, no? Ang na-test na individuals lamang ay nasa 600,000 plus. Ito yung sinasabi natin, earlier on pa, yung sinasabi natin ng mass testing, nag-aaral na tayo para ma-consider na mass testing or for epidemiological accuracy. Naghahanap tayo, ano ba ang parameter? Ilang target ba ng population ang kailangan mo para masabi mong enough yung sample mo niyan at magkakaroon ka ng accurate or at least sound planning. So nakita namin that sa US Boston Public Health at yung sa mga iba pa sa labas, ang sabi nila, at the minimum is 1% or mas maganda up to 2% of the population. So,
Yung target na to na 2 million Filipinos to be tested ay lumabas lamang sa IATF itong bandang May na. Noong March, April, wala silang sinasabi na ganyan na figure. Ang lagi lang sinasite nila sa radyo, ganito na ang dami ng test, ganito na dumami ng kits, etc. At mas marami nga doon sa kanilang press release ay puro apologies dahil kulang pa tayo sa testing kits, etc. No? So, hindi talaga na-maximize yung lockdown at quarantine. Nagdili-dali sa mass testing. Tandaan lang natin yung mga kwento noon na ni local government initiative na ngayon sa Marikina. Delayed din yung kanilang response. Tapos, kung kailan nakasagsagan na talaga ng pandemya, sakalang naglabas ng kanilang report at yung palang on the technical grounds na nasa fifth floor siya at hindi separate yung kanyang kwarto. Oo, scientifically at saka as a professional, sabi natin, okay, na biosafety, kailangan tayong maghigpit. Pero bakit too late yung kanilang recommendation? Samantalang hindi lang naman sila yung nagtatayo na hiwalay na facility. But nevertheless, nagawa din ng Marikina yun. No? Another thing is, pagkakataon na sana meron na ang tayong invention of our own testing kit, care of the UPNIH at saka DOST. Pero ang nakita natin in terms ng attitude, parang lackadaisical pa rin o napaka hindi agad sinunggaban yung opportunity to support our local scientists. At dahil ito ay locally made, mas mura. Hamak na mura naman kesa dun sa imported at makikipag-compete pa tayo dun sa market. So mawawala sana yung remark ni Duque, hindi lamang sa PPE, kundi miski dun sa testing kit na nauunahan tayo ng iba. Dahil this is a global pandemic. So dapat ay asahan natin na every country will have the interest of their own country sa una. Kaya sila ay mamimili. We should learn from Vietnam kasi ang Vietnam utilized their own technology. So nakapag-invento agad sila at hindi sila nag-rely on foreign sources para sa kanilang gagamitin to address the pandemic. So next slide. So yun ang current status natin. Nabanggit naman ni Alin kanina na kahit ngayon doon sa testing, it seems na expanded na at parang sinusunod na yung demandang mamamayan ng talagang mass testing after so much prodding. Pero ang problema nga, gaya ng binanggit ni Alin, next slide, is in terms of prioritization. Ang nangyayari ay ito, ni-line up, pero marami ang pwedeng matest, pero pag sinasabing prioritization, kulang sa resources, ay hindi rin makukuha yung sana'y importante at this stage, yung mga asymptomatic. Kasi miski yung World Health Organization nagsasabi, maraming asymptomatic at yun ang pinagkukuhanan ngayon ng spread or community transmission. Kasi hindi mo nga naman alam na may symptoms or positive na pala siya, pero yun na nga, gagala-gala or doing about with the normal work. So, mas delikado yun at dapat sana ma-eliminate natin ito. No? Pero napaka-adamant, maganda lang sa paper itong prioritization na ABCDF, pero tanggal yung DEF kapag usapin na ng subject to availability of resources at saka ng funds. So, next slide, ito lang din yung mga pinagmumula ng mga delays and backlogs. So, kahit sabihing meron ng okay na yung number for testing capacity, ang problema mo, kailan i-report yan, yung validation backlog na napakasalimuot. We are supposed to be in a state of emergency and yet, parang miski dun sa validation ay makikita mo yung mga bureaucratic hassles, yung mga surveillance unit nila na dapat dito muna dadaan at walang direct path yung DOH or yung Surveillance Bureau. And then combined with ang ating malaking problema at the moment ay wala pa rin massive and systematic contact tracing. Sa contact tracing na marami sanang dapat nung una pa lang ay ginawa na. Alalahanin natin yung kwento noon ng
dalawang Chinese pa lang na confirmed positive dito. Diba, ang problema natin doon ay yung contact tracing na sumakay ng aeroplano ng Cebu Pacific, etc. At bago pa man yung mag-full-blown pandemic dito sa atin, nagkaroon ng Senate hearing, at unang hugas kamay ni Secretary Duque ay kasi akala namin Cebu Pacific ang dapat nagko-contact tracing nun. So, wow. Pass the buck and then pass the responsibility. The contact tracing is still within the realm of health surveillance. At ever since, napakahina tayo sa health surveillance, mapa-dengue man yan, mapa-other epidemics. And sayang ito sana yung opportunity na to grab it para magkaroon ng massive reform at saka part of the strengthening of the healthcare system is the contact tracing. Pero ang mahirap, ang contact tracing, at the moment, pinagpapasa-pasa pa rin nila hanggang sa umabot na militar at pulis na lang daw ang gagamitin nilang contact tracers. No? Supposed to be may budget ito, pero at the congressional level, yung budget ay hindi pa approved. Kaya, as far as I know, itong contact tracing natin is still at a very, very slow pace. At habang ang coronavirus ay napakabilis pa rin sa ngayon. Next slide. So, yung ating mga quarantine, una din yan sa mga pinanawagan natin. Kasi kung meron tayong ma-detect, kahit suspect man lang siya, hindi pa confirm, at least man lang, merong isolation para ma-observe siya. At considering yung situation natin na marami na wala namang pwedeng mag-home quarantine at self-quarantine in their places, dapat ang LGU ay merong nakahanda ng mga facilities for them. Pero ito ay wala nung una at syempre nag-press coverage na lang sila nung na-involve yung private sectors on the main na magtayo nitong mga ligtas COVID centers at saka mga mega centers kasama na yung mga mega swabbing centers. So again, this shows the reactive character of the government and the reliance on private initiative. Samantalang in terms of kung ikaw ay magka-COVID, paano ka sasagutin ng pamahalaan? So ang pinakaano lang nila is the PhilHealth coverage. Kung ano mang budget na hihingin para doon sa noon sa bayanihan does not cover really the management for the COVID cases. May konting budget for the ventilators at saka mga ICU gadgets. Pero on the main, they rely on the PhilHealth again for the expenses to cover yung mga positive COVID and especially yan, mga severe cases. No? So, ito lang. You can review that later yung mga kung gaano lang ang ibinibigay para sa critical, severe, moderate, and mild. At may konti para doon sa mga nasa quarantine facilities. But definitely very, very lacking itong pondo kahit na may PhilHealth coverage. So nakakalusot pa rin ang Department of Health in terms ng tayo humihingi ng taas ng budget kasi kung strengthening the capacity of healthcare system, we need more personnel, we need more equipment, we need more facilities na sana mas specific nga for COVID. Hindi ngayon na ang nangyari in terms of COVID care, nag-convert lang ng hospitals and wards para for the COVID care. So halo-halo pa rin dyan. At ang collateral damage ay mahirap or outright na hindi tinatanggap sa hospital yung mga non-COVID cases. Kaya marami tayong mga stories about yung mga dialysis patients na na-withhold yung kanilang dialysis dahil sarado itong unit na ito doon sa ospital. Yung mga cancer patients na hindi maka-go through with their regular chemotherapy because may mga COVID doon sa ospital. Or yung wards ay na-convert into COVID wards. No? And then kung towards the next slide, yung sa recoveries, new guidelines for recoveries ay makita natin. Hello? 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 Hello?
wala yata ako. Yes, Doc. Ano po yun? Ah, okay. Ah, hindi ko kasi kayo nakikita. Okay pa? Opo. So, up to the recovery, ang comment natin, ito ay bunsod ng pagtitipid ng gobyerno at talagang walang kaplanuhan. Yung sa new guidelines nila, okay, basta makatapos ka ng 14 days kung nagka-positive ka noon, wala na, hindi na strict about the two negative tests. But, sige, basta wala ka ng symptoms, labas ka na. So, dahil, again, because of the inadequate capacity ng ating mga hospitals. Although, binabanggit nila, ang sabi, isa sa indicator na tayo ay umiigi na daw dahil yung critical care capacity natin, occupancy ng critical care units natin ay nasa 35% lang at meron pa tayong mga reserve as they would say. Okay, even if we take that at face value, ang mahirap dyan ay bakit sa dami ng mga cases pa rin, baka hindi na-factor in yung mga cases na hindi nagka-catch at the community level or mismong yung sa mga ibang hospitals, mga public hospitals na napaka-slow din yung referral. At I had one case dito lang sa malapit na hospital na hindi na nga na-test pero i-discharge na lang kasi parang merong COVID case doon sa ward. So, tapos or directly ililipat na. So, ang pasyente nang hinawa na. So, doon sa community na matay, walang makapagbigay ng death certificate. So, the usual na ano na lang. No? So, may mga ganung kaso. Hindi natin malaman kung COVID yung ikinamatay or what. Or asthma ba or something, etc. So, the thing is, sa mga under-reporting nila, dahil sa pagtitipid nila, kailangan i-look into ito kung bakit nasasabi nila na ganito lamang ang occupancy rates ng mga COVID-designated hospitals. No? So next, yung sa healthcare workers, karamihan ay na-discuss na yata ni Alin kanina, pero just for to highlight lang, ang healthcare workers syempre has the highest risk of exposure. 3,000 as of their record ang health workers na affected or nag-positive. Ang kanilang kiniklaim ay 20 doctors lang or 19 nga lang yung doctors na nabigyan yata ng compensation. Pero in our tally, merong around 28 doctors. Yung iba daw ay hindi directly COVID, kundi COVID-related lang, no? Pero just the same, for a time, nung end March na yon, in Asia, if not in the world, tayo ang highest number of deaths in terms of doctors. At alam natin, syempre, because of the delayed response ng gobyerno in providing the protection measures, adequate protection measures for the healthcare workers. Siguro dito ko idagdag yung isang medyo kaninang umaga ay napaka-busy ng mga text and PM calls. Dahil dito sa dagdag sa issue ng healthcare workers, wala pa rito yung ano, no, yung harassment at saka stigmatization. Nabanggit yata na ni Alin na mayroong mga nurses na hindi makauwi sa bahay at or dun sa apartment nila dahil yung natatakot ng mga tao, baka sila ay carrier, etc. No? So, may mga talagang, alam ko sa Davao, may harassment case, yung sinabuyan ng disinfectant, no? Etc. Sa hanay ng mga doctors, hindi masyadong nagsasalita, walang masyadong nagsisirculate ng stories, pero alam natin meron din. No? Pero dito nga, at the time na we need more frontline workers, and even, at lalo na yung mga doctors, narinig niyo ba ang case ng Cebu doctor na shamed no less than by the Cebu province governor after niyan na mag-comment doon sa isang administrative order or isang provincial administrative order
na minamandate niya yung mga government officials, yung lalo na sa Kapitolyo, na magsusuob. Ang suob, or parang steam inhalation, meron kang palanggana, meron kang mainit na tubig, magkukulog ka ng kumot or tuwalya, pagkatapos lalanghapin mo yung vapors, yung steam ng mainit na tubig. No? Hindi natin din na-downplay yung role ng traditional medicine. Okay yan sa mga ordinary sipon, ubo. Pwede rin yan minsan sa hika, lagyan mo ng langgundi at yan ay pinopromote natin at the community level. Pero napaka-cautious tayo kapag dito sa COVID na very infectious. At nabanggit nga, for a time, even sa WHO, nakadebate sila whether ang transmission ng COVID ay airborne or yung airborne o yung na-ano lang, no? Yung palang ibig sabihin lang nila noon at that time is the fear na or the observation na nakita nila sa mga hospitals na naka-ventilator na at nagkakaroon sila ng aerosolization sa pasyente as part of their management na tumataas ang cases of positivity among the healthcare workers or yung mga direct bedside carers ng mga pasyente. Kaya biglang nag-warning ang WHO na ingat din, kaya at this distance, no? So, pero hindi naman, sa atin is talagang basta maintain distance. Pero itong ginagawa with tuob is like some form of aerosolization. Pagkatapos, in the context na hindi pa nagma-mass testing, pinatapasok mo yung iyong mga empleyado at lahat sila ay ang isang tinext nga sa akin kanina ay meron palang apat o anim at a time na magkasabay doon sa kumot. E di napaka-dangerous nung practice na yon. So yun ang kinomentahan ng isang young doctor 2 years into general medicine practice and caught the ire of the governor at sinabing, sino ka? At ano ka? Ikaw ay 2 years lang na general medicine practitioner? Ha? Mas magaling ka pa ba doon sa ating provincial health officer at saka doon sa isang TradMed practitioner of so many years, etc. And that was the subject of a 15 to 20 minute press conference ni Governor Gwen Garcia doon sa Cebu. So ito ay so we are against doctor shaming and in the context na kailangan mo pa ng maraming frontline workers at Cebu ang epicenter ngayon. Hindi ito nakakatulong to invite them to be deployed in this frontline scenes. Added to that, before that, ay nagkaroon din ng issue dun sa governor kasi even before the pandemic, dahil ang ating mga local health units, yung mga hospitals ay under the province, nagtitipid at under the banner of universal healthcare, parang ginagamit na meron daw silang authority na yung lahat ng mga doctors nila ay isa-subcontract na lang with another company. So, 2 incidents ito in the same locality na makikita natin talagang harassment dun sa doctor, dun sa kanilang security of tenure at saka miski dun sa kanilang dignity doon sa profession. And this has much bearing na makainganyo ka ng mga doctors to be in the front lines. Kaya nga, dugtong dito, yung call kanina, yung mga doctors to the barrios are now being required to be pulled out or to be deployed mula doon sa Region 6 and 7 at papunta sa mga private hospitals ng Cebu to help out in the management of pandemic. So, this is another character of the knee-jerk, unplanned, unprogrammatic, unthought of or hindi carefully thought of na mga responses doon sa COVID. My DPD, Doctors to the Barrios, are supposed to fill out doon sa mga barrios or mga munisipyo na walang doktor. So, unserved na sila, marginalized.
miski naman itong marginalized areas na to, or almost all of the Philippines because of the Balik Provincia, ay are now also on the threat of COVID pandemic. So malaki ang role ng mga doctors of the barrios doon sana for the COVID preparedness. And at the same time, yung regular na mga non-COVID cases na nire-respond nila. No? So yung tuberculosis, yung malnutrition, yung schistosomiasis in those region. No? So, ito yun. The whole picture speaks of talagang wala silang kaplano-plano at ang tingin sa ating mga doktor at mga health workers ay disposable at ilalagay kung saan-saan. So, imamando na lang pagkatapos ilalagay mo sa gyera na hindi natin nalalaman. No? So, yun lang ang madadagdag ko dito sa healthcare workers. Wala pa rin mass testing para sa ating healthcare workers. So, lampas doon sa health front para lang may ano. Ngayon, yung makita natin, in decades, this is the worst trend in terms of socioeconomic status doon sa ating mga mamamayan. Talagang hirap na hirap. Kahit sino ang kausapin mo, talagang sad-sad ang pang-ekonomiyang kalagayan ng ating mga mamamayan. No? In terms ng ayuda na dapat sana ay nakalagay doon sa isa sa feature o ng social amelioration program ng Bayanihan Hilas 1, talagang epic fail din yan. Nakita natin kung paano ang gobyerno mag-isip sa panahon ng emergency. Emergency situation, dapat sana emergency response. Pero yung ayuda ay kung ano-ano pang mga guidelines. Buwan ang binilang bago masabi na ikaw ay karapat-dapat dito sa isang sa 5 to 8,000 na ayuda. Or mas maliit pa, depende dun sa assessment. So sila talagang nalulung sila doon sa mga technicalities na inaana para doon sa pag-ayuda. Di ba dapat, simpleng thinking, disaster ito, ni-lockdown mo. Wala namang pagkakaiba yan doon sa Milindol o kaya Binagyo na lahat ay bibigyan mo. Kaya mayaman o mahirap nga yan, basta sila epektado ng baha, lahat sila ay nanuhan. Give. Ni-lockdown mo sila, walang pambilit. Ano? Dapat mabilisan yan. Hindi dapat aabot. Hanggang ngayon, yung iba hindi pa nakakatanggap ng first tranche. Ang pangako ng Bayanihan Hilas 1 is 2 tranches. Same set yon na inilagyan ng numbers. Pero ano naging palusot nila ngayon? Gagamitin yung second tranche ng pondo para mag-expand daw ng mga beneficiaries. But then again, eto na naman tayo, DSWD, DILG, o kahit na interagency task force na ang kanilang pinupuruhan or kanilang sinesentruhan or focus is guidelines, sino ba ang dapat bigyan, etc. Nawala na naman yung urgency at nawala yung mukha ng mga naghihirap na mga tao. Samantalang tayo, araw-araw sa TV, sa radyo, nakikita natin yung kanilang hinaing. So, napakawalang compassion ng gobyerno na ito. Samantalang magkaloon lang ng konting mobilization dyan, huli ka na agad. Napaka-quick reaction team kapag military at saka police ang response. Sitio San Roque, ni hindi nga rally na matatawag yun. Nagkaroon lang ng balita na mayroong magbibigay na isang TV station ng ayuda dun sa kanila or relief goods, naglabasan sila. Dala-dala lang yung kanilang mga placards na nakalagay doon sa bahay nila na ayuda, na pagkain, etc. Nung nakita ng pulis, pinagdadampot, hinuli. Mga ano, so, mga gutom yun. Hanggang ngayon, patuloy pa yan. Ang ating mga drivers na hanggang ngayon hindi pa nakakapasada, nanlilimos, pero hinuhuli. Hindi lang, pati yung mga nagbibigay mismo ng relief goods ay hinuhuli. No? So, jumping the board, para lang sinasabi nyo doon sa response, para lang makita yung picture natin. Hindi tayo nagkulang sa paalala. Hindi nagkulang ang mamamayan, ang mga concerned citizens at concerned professionals and concerned sectors.
bago pa lang yung pandemya, bago pa lang yung entry niyan, sabi natin, stop na, huwag na magkaroon ng ban eh. Pero ano sila, nagpa-petics-petics hanggang nakapasok ang mga Chinese tourists pa dito. And true enough, ang mga first cases galing doon sa mga Chinese tourists na sana ay na-prevent kung maaga pa lang ay nagkaroon na ng travel ban. Just the same thing as na sana ang ginawa ng Vietnam. Yun ang sinasabi nila na kung hindi kami nagsara ng aming border at nag-travel ban, baka malaki ang kaso namin sa Vietnam. So, yung test, isolate, treat. Kinuha ko tong slide na to kasi sabi ko, anong date nito? Ang nakalagay dito is March 4. So as early as March 4, even before the lockdown, nag-aano na tayo. Pagkatapos, nilagyan na lang ng yes to free rent and utilities at no to military lockdown. Nung ito ay naging March 13 na post, no? So, hindi tayo nagkulang sa pasabi, sa pamahalaan kung ano ang dapat gawin. Pero ito ang ginawa. Ang interagency task force, matagal na naman siya for emerging ano siya. So, ni-reconstitute na lang ngayon. Pero, ibang klase ang composition ng task force na to. Kung napapansin natin at na lahat na halos ng mamamayan na napaka-hard-handed at napaka-militarist ng approach, it's because ito po, ang iyong national task force o yung mag-i-implement ng national action plan. They're all generals. They're all military. Katapos, the interagency task force na dapat ang nag-head ay Secretary of Health. O, ito naman ang kanyang postura ever since. Ni hindi nga marinig yung boses niya dun sa interagency task force. At kapag nag-report naman sa mga task forces, ay nakosablay yung kanyang mga pronouncements. Kalagitnaan na ng pandemya, mas maganda, mas ni-raise pa niya na, nag-second wave na tayo kasi yung first wave ay maliit at hindi napansin. So, yun ang kanya mga interventions. Other interventions ni Secretary Duque ay yung ano, yung hindi siya sumasang-ayon doon sa WHO na yung asymptomatic ay nakaka-infect. The fact daw na walang symptoms ay safe naman daw. Tapos the following, on that same day, yung kanyang public information officer or USEC doon sa presser nila, sa daily presser, ay nag-warn sa public about the people with exhibiting no symptoms. So, several days after, ano ang sabi? Biglang nag-coin ng term na pre-symptomatic. No? So, very disappointing ang, hindi lang disappointing, talaga nakakagalit. Kasi, for a medical emergency, for a medical, highly medical situation, ito lang ang kanyang masasabi. At hindi rin siya humingi ng taas na budget. Despite na alam natin na itong sa pandemic na to, everybody is alarmed and everybody is worried about our weak healthcare system. Nasabi ng WHO weak healthcare system, ang banggit niya ay hindi tayo kasama doon. So, yung mga requests para strengthen yung ating public healthcare system, walang effort sa kanya. Ang budget na nakalaan lang doon sa Bayanihan Hill as one, yung mga PPEs at saka mga ventilators, yung mga increased budget for the maintenance and operating expenses, kahit man lang ng PGH para doon sa binumvirtue into a COVID hospital, hindi sa kanya nanggaling yung pag-raise ng alarm na yun. Yung ating mga ibang hospitals na burdened with both COVID and non-COVID, na ito sana yung pagkakataon na kahit i-reinstitute man lang yung budget cuts ng mga previous years. And even at that, nung umpisa pa lang na ang RITM pa lang ang kaisa-isang laboratorio, wala siyang nabanggit or hindi man lang siya nag-lift ng finger para ibalik yung budget, malaking budget na nakat sa RITM or its maintenance operation. Wala rin siyang nabanggit about yung cut ng budget for health epidemiologic surveillance. Kahit man lang yun, ibalik at ano, hindi nanggaling sa kanya yun.
tayo at ang mamamayan ang nagre-raise noon. At kapag sinasabing mass testing ang ating demand, ang kanilang sabi lang, ay, hindi pwede ang mass testing kasi lahat. This slide, what we mean by mass testing, is very earlier on. Mga few days pa lang yan, few days before the lockdown, and inilalabas natin nung time nung lockdown. Kasi, okay na, sige. Andyan na yung lockdown, pero sinasabi nyo for us to buy time and for us to systematically fight the COVID. So ito, nilabas natin. Pero ano ang kanilang respond? Hindi pwede ang mass testing, ganyan-ganyan. Mag-aano pa. Samantalang ang linaw-linaw sa atin ang mass testing, sa kanila na lang hindi malinaw. Pero ang malinaw is, even then, nung unang mga days ni Hari Roque as a spokesperson, that's the betrayal. Ang gobyerno, walang pondo for mass testing. Let the private sector do it. So, there goes our mass testing. No? That's part of the response of the government. So, ito yung initial ano natin eh. Ang kailangan, nag-raise na tayo ng amount. Kahit na immediately 3.4 billion no, para sa mga equipment, etc. Tapos sinasabi saan kukunin. Nagbigay din tayo ng mga suggestions saan kukunin. 3.4 billion lang ang estimate para doon sa immediate COVID response, and that is supposed to be 1 month. No? E 4.5 billion ang discretionary fund ng presidente. Pero anong ginawa niya? Yung budget na ito para sa ano ay naging kailangan daw ng pera. So the next thing, ang kailangan ay humingi ng emergency powers. At yun yung bayanihan kill as one. So, next yung sa, ay hindi, yung sa ano lang rin kanina yung katabi ng 3.4 at saka 4.5. Kasi nung nag-approve ang bayanihan kill as one ay malaking portion doon ay talagang sa subsidy. So ito yung sinasabi kong iba pa yung mga criteria para doon sa 5K, 8K, etc. So all those bureaucratic hassles. I cannot find my slide na yung breakdown ng budget nung unang bayanihan Hillas 1. Kasi nag-react tayo doon dahil mapakalaki ng budget ay allotted for tourism. No? So, pero pag nabalikan ko, I can forward yung exact figure. So at that time na emergency na, still, ang ano nila is the tourism na paano maibabangon at saka yung continuation ng build. No? So, meron kaming natatanggap na reports kung paano ginamit yung ano, we need to consolidate together with the our makabayan reps at sabi namin kailangan balikan yun kasi nasilip natin. Eh, no? So, again, eto naman ha, striking lang itong slide, yung anti-people, the PNP count. Ito is one month pa lang. Ito ay cases lamang nung violations nung 1 month na ECQ. Kailangang i-collate ito at idagdag dun sa 2 months pa na nadagdag na supposed to be modified ECQ, modified GCQ, etc. No? So talagang 136,000 yung lockdown violators. Eh, at that time, wala pa sa ganitong figure ng natetesting nila. 31,000 yung na-arrest. At that time, a little over 10,000 lang yata yung natetesting natin. No? So, kaya nga valid yung sinisigaw ng mga aktivista sa kalye na mass testing, hindi mass arresting. No? Maliban sa mass arresting at saka doon sa pagano ng violation, makikita mo pa rin yung kanilang slant. Pag sa may hirap, napakadaling dabutin, napakadating ikulong. Pero yung mga frank cases ng mga violations ng protocols, VIP testing na kalusot, yung si senator na nagbasa na lang pumunta doon sa emergency room ng isang private hospital, and then afterwards, nagkaroon ng scare doon sa hospital and the like.
wala rin picture dito yung kay Sinas na Mañanita, the now famous Mañanita. Samantalang yung mga ibang legitimate actions ng mamamayan para maipahiwatig lang yung kanilang demands at ano, huhulihin agad. No? So, very slanted talaga. So, very punitive, very violent pa minsan, at saka talagang napaka-high-handed militaristic. So, ito yung sinasabi pa natin, eh, miski pa noong emergency powers, ito po o ito na yung naka-line up. And those are things na hindi naman kailangang i-legislate pa. Kasi kung budget lang ang usapin dito, edi mag-ano ka, ang presidente naman ay meron ng discretionary funds. Oh, okay kung ano, pwede namang supplemental fund lang. Pero ang binigay sa kanya, emergency powers to reallocate, talaga ang baho is more of the, ano talaga eh, other than the power to rearrange budgets, nandun na rin kasi yung mga penalty clause para dun sa mga hindi sumusunod sa protocols. On the right slide, yung quote ni Judy, kasi ito yung sa itong week lang na forum, at nagkaroon ng assessment. Yesterday, last day ng Bayanihan Hill as One Act. So, based dun sa kanilang objectives at inisa-isa nila, so, yung dapat ay na flatten ang curve, dapat ay contact tracing ay hindi na problematic, dapat merong social amelioration, dapat ay may tataas na yung capacity, etc., and undertake measures that will prevent the overburdening of the healthcare system. In short, kahit ibalik mo punto for punto doon sa mga objectives and vis-a-vis, at maganda na ilabas ang report dito, makikita natin the baho failed in its original objectives man. Kahit masabihin mong as a whole ayaw natin doon sa batas na to, pero based on your implementation and based on your objectives, ay bagsak pa yan. At syempre, kasama na doon sa baho na yan, ang mas talagang namamayagpag ay yung pagkulong sa mamamayan just because of the yung protocols na no mass gathering, wala dapat na 10, kagaya na nangyari kahapon sa Pride March, no? Kitang-kita naman sa TV, naka-social distancing sila, eh yung mga pulis at sundalo eh parang kapit-bisik at dikit-dikit pa, at nung kinukuyog yung mga protesters eh sila ang dikit-dikit at wala silang mask, ha? Yung face shield lang yung nandun. So, kahit pag magsigaw lang yung military doon, pwedeng yung kanyang laway ay didikot sa shield, at pwedeng pag maano pa yan ay mas mahaba. Mas, in short, mas maraming violations at hindi sumusunod sa protocols yung mga authorities, at sila ang dapat na maikulong. No? So, ang ano na lang, last na lang ay para doon sa, you know, together with Coalition for People's Right to Health at saka sa Council for Health and Development. 5 months into this experience, opportunity sana na dumating ang COVID in a time na talagang ang ating healthcare system is very weak, very unresponsive, hindi kayang tumugon sa mga regular na mga diseases na nakikita natin. The personnel are understaffed, overworked, wala tayong proper protective, ano, miski pa noon, tapos sa pahanggang ngayon, under-budgeted, hindi priority. Yun na sana yung opportune time that we introduce reforms na or palakasin natin ang ating healthcare system. Not just flattening the curve, but how to raise the bar of our healthcare system. So, sana parte ng raising the bar of healthcare system, kung sinamantala lang ng pamahalaan itong krisis na ito, pwedeng nagsuporta tayo doon sa ating mga local inventors and local scientists, tapping our local scientific minds para going towards na tayo o maging self-reliant. Kasi time ng pandemic, wala tayong maasahan na ibang bansa. Pero anong ginawa natin?
utang pa rin ng utang at nagiging dependent pa rin. Even doon sa food security na lang, napaka-terrible ng response ng gobyerno. Yun sana yung panahon na kahit na yun na nag-lockdown at nagtag-ani ang ating mga magsasaka. Transportation lang naman ang kailangan. Kunin mo yung mga produce from the farmlands, dalhin mo dito sa Manila at yun ang ipamudbud mo. Ano ang nakita natin sa Facebook at ano ang nakita natin sa mga TV? Mga kamatis na nabubulok na naiwan na lang sa lansangan, mga kalabasa, mga other prutas na nalalanta kasi hindi maibenta ng mga farmers. So, doon pa lang makita natin, wala talaga ang utak ng gobyerno is still into the neoliberal policy, import dependent at hindi yung paano tayo magsasarili. In terms of improving our healthcare system, puro pagtitipid pa rin. Yung sa ano, wala namang talagang nadagdag na mga beds. Ang sabi kasi, paano natin iano yung ating increase yung ating response capacity? Kahit malang on the punto na lang ng beds eh, kahit hindi dahil crisis situation na nga eh, wala namang bagong beds or mga dagdag na gamit talaga na ilagay, na convert lang. Kaya yung normal load ng mga hospital, ang nade-load ay yung mga normal cases at nagiging emergency cases din naman sila nung panahon na yon. At yun ang nade-deny muli ng mga services itong time of pandemic. Sa pandemic at kung resilient ang yung healthcare system, you should be able to manage emerging or emergency cases and at the same time, not sacrificing the regular load ng health services. So, hindi nagawa yun. At I think incumbent upon us to push kung paano na kung anong reforms ang kailangan natin sa bawat aspect. Kung yan sa hospitals, ngayon ang panahon na sa talagang bigyang pansin mo at buhusan mo ng pondo yung ating mga ospital kahit malang panahon ng emergency. Kasi nakita natin mga first phase ang puntahan nila private hospitals. Siyempre, kasi sila ang kompleto ng gamit. Pero nung nagkagastos na, gastos pa rin ng gobyerno at the private rates. Hindi handa ang ating mga public hospitals to cope with the ICU condition ng mga cases dahil hindi pinunduhan. So, doble-doble gastos tayo. Kahit magbuhos siya ng pondo, ang response na lang niya, na lamang niya ay puro PhilHealth, pareho tayong talo-talo. Doon sa personnel, instead na punuan yung plantilla positions, yung kulang na kulang, at ito'y high time sana na dapat na fill up na niya, eh, hindi pa. Unang panawagan nga niya, di ba noon, ay volunteers. Magkakaroon ka lang ng 500 peso allowance. No? Pagkatapos, libre daw naman ng PPE. Pero wala sinabi about the hazard pay. Walang sinabi na you will be absorbed in a regular plantilla position. So, ang nangyari, yung offer nila yun, nilangaw. Oh, napilitan sila na sabi, oh sige, mag-hire tayo ngayon. Oh, edi sinunod din nila yung binanggit ng nurses noon na salary grade 15. Pero at the same time, hindi pa rin natutupad yung mga ilang mga measures like yung protective measures at saka yung kanilang working conditions. So, yun sana ang dapat ginawa para ma-raise natin ang ating capacity dun sa healthcare system. Ibang usapin pa, yung primary and preventive, paano na yung ating mga probinsya? Kung nangyari ang disaster na to at epicenter sa Manila, at ngayon nakikita natin kumakalat sa mga probinsya, how prepared are our hospitals in the provinces? How prepared are the municipal health officers at the municipal health centers? Meron ba silang mga quarantine facilities? So wala. Lahat yan ay puro drawing pa. At ngayon ay nangyayari na nga. At yan matagal nating sinasabi natin noon na in terms of reforming the healthcare system, buhusan ng pondo yung ating primary healthcare and promotive healthcare. Pero wala, nga pa rin. Isa yan sa mga naging nasasacrifice sa budget. So, talagang dito nakikita natin na i-expose ng COVID crisis ang core ng pamahalang ito. Hindi priority ang health, na kikita tayo as a commodity na pwedeng pagkakitaan, kaya hindi sila nagpo-provide ng living services dahil alam nila kapag buhay at kamatayan,
kahit ikaw ay mahirap magsanla ka o magnakaw ka para lamang bayaran mo at itustos yung gastos sa kamag-anak mo. So napaka-exploitative nung kanilang commercial orientation. Napaka-reactive, walang coordination itong plano na to. Interagency nga at intersectoral yung coordination, pero ang laging nasa ano, nasa tuktok pa rin nila is how to preserve yung kanilang status, yung kanilang projects, yung kanilang neoliberal na agenda. Halos hindi nga binitawan yung build, build, build na ano bang mga projects. Sana i-assess mo kung anong projects ngayon. Magbi-build, build ka eh, nagta-traffic na nga dahil puro private cars pa lang ang nandyan. Yung mga jeepney drivers na public transport para doon sa mga pinapasok mo ay hindi pa rin na i-address. No? So on the socio-economic front, for self-sufficiency and food security, ito sana yung panahon na binigyan focus din ng mamamayan in terms of subsidy, priority subsidy, ang agriculture. Para mag second or third wave man tayo, at least yung ating mga magsasaka natin na talaga magpapakain sa atin at reliable na agents natin for our food security ay nabubuhay din at na poprotektahan, no? And many other things, no? So yung budget, madali sana na hindi sabihin na hindi utang ang bayaran, kasi lagi na lang yun ang reason nila kapag hihingi tayo ng budget, walang pera, pero merong automatic appropriation para sa utang. The propensity of this government is also to preserve its creditworthiness rather than the health and safety ng mga tao, no? So we need to raise wrap up na po dapat tayo at saka yung ano na natin. So same pa rin yung ating mga calls. We support pareho pa rin yung dapat may pre-mass testing, kailangan ipalawigin, hire more personnel with the hazard pays, with the PPEs, etc., increase the budget for the hospitals. Pagtuunan din ngayon ng pansin yung mga regions, etc., at on the socio-economic fraud, yung ayuda, bilisin, i-release yung budget. Huwag tayong magbayad ng utang, huwag tipirin, yun ang tipirin natin, hindi yung sa pag-ayuda. At mag-isip-isip tayo ng mga measures natin towards self-reliance, because we do not know kung itong pandemic na to ay gano'n paano, at we have to rely on ourselves. So yun na lamang, maraming salamat o manhin po sa napakahaba na presentation na. Sige, maraming salamat din po, Dr. Jojo. And actually, very comprehensive na, no? Kasi nasapul nga natin yung pinaka-core din ng issue kung bakit tayo nagkakaproblema ngayon sa ating COVID-19 response. Dahil to start with nga naman, may problema na talaga ang ating healthcare system. And ito nga ay naipalawig nga natin sa health situationer na isinasagawa din ng PMSA at saka ng PNSA, no? So, magkakaroon na, para po sa iba pa mga detalye, para mas makita pa natin to, we can dig deeper about this, no? Magsaset na ng puli ng health situationer sa susunod, ang PMSA, para sa ganyan through Zoom din. Pero yun, maraming salamat po ulit, Dr. Jojo, sa inyong pagbabahagi ng ating pagtingin at pagsuri sa kung ano kung kamusta ang response ng government natin. Siyempre, huwag din natin kakalimutan yung mga kwento at comments din at analysis na binigay din ni Ma'am Ayan kanina, dahil magkadikit ang mga to. Siyempre, paano magfo-function ang ating health system kung wala ang ating mga health staff, no, na on-ground staff. And ayun, dito naman sa yugtong ito, tatawagin na po natin ang ating mga reactors. Tatlo po sila, isa po mula sa academe, isa mula sa nursing students, isa po mula sa mga sahanay ng medical students. Pinakauna po natin reactor mula sa mga sahanay ng mga faculty po ay si Sir Homer Balmes, isang faculty member ng Trinity University of Asia, St. Luke's College of Nursing po. Sir Homer? Sir Homer.
Okay, medyo nahihirapan tayo doon sa linya kay Sir Homer. Balikan po namin si Sir, natin si Sir Homer. Sunod natin ang reactor, no, na mula sa haning ng mga nursing students, si Kiana Watiwat, isang nursing student mula sa Trinity University din, St. Luke's. So, hello po. Hello po. Ako po ay isang student nurse from Universidad de Manila. So, ang aking reaction po sa nangyaring webinar ngayon ay ito po ay isang nakakalungkot na pangyayari. Dahil sana ay kung mayroon lamang prioridad ang gobyerno sa kalusugan at sa kapahanan ng mamamayan nito ay maaari sanang napigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa ngayon na ang school ay magkakaroon na ulit ng klase, nababalitaan natin na magkakaroon na daw ulit ng pasok, pero pinagdediskusyonan pa. Nagkakaroon ng takot ngayon sa mga student nurse or sa iba pang sektor ng mga nurse, mga estudyante, ang pagbabalik sa eskwela. Dahil ang ginagawang aksyon ng ating gobyerno sa sangay ng kalusugan at edukasyon ay hindi talaga maganda. Patuloy pa rin kasi na tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa normal na mamamayan at sa mga healthcare workers. Kung gayon, ang pagkakaroon ng physical na klase ay hindi pa talaga dapat pagtuunan ng pansin. Talaga naman ang ginagawang aksyon ng gobyerno ay napakabagal at parabang hindi pinag-iisipan. Madalas ay pabago-bago ang kanilang sinasabi sa telebisyon o sa mga balita. Kung kayo nagkakaroon ng diskusyon o nagkakaroon ng hindi malinaw na pag-iisip sa ating mga mamamayan. Kung magkakaroon lang sana ng koordinasyon o maayos na pagtatalakayan para sa kinabukasan o para sa magandang may dudulot nito sa ating bansa, mawawakasan na sana ang lahat ng problema sa pagtaas ng bilang at pagtaas ng kaso ng ating COVID cases. Matatapos na sana ang crisis sa COVID-19 ngayon. Tapos babalik na sana tayo sa dati nating pamumuhay. Yun po. Ayan, maraming salamat kay Kiana. Pasensya na, nagkamali ako ng banggit ng ating school. Si Kiana Watiwat, ang ating nursing student reactor mula sa Universidad de Manila. Ngayon, Sir Homer, okay na po ba tayo? Pwede na po tayo sumunod po kay Kiana po. Okay. Narinig ba ako? Yes, hello? Sir. Opo. Opo. Ayan. So, maraming salamat, no? Importante siguro na makita natin, nagpapasalamat tayo kay Doc Jojo, no, at saka kay Nurse Aline doon sa ano niya, mga inputs natin, no, na sinabi at saka doon sa diniscuss kanina. Mahalaga kasi na makita natin, especially sa academe, na very refreshing somehow na makapakinig ng mga factual data, yung sinatawag nga nating data na nanggagaling mula sa ground, no? Kasi importante, especially sa academe, na gumamit ng mga actual na data o datos na batay sa karanasan. So, kaya importante sana mas maraming oportunidad mula sa FNU siguro, kasi for some time na-invite ni namin ang FNU sa aming mga sa classroom, no? Para magbahagi nung efforts na ginagawa ng FNU at yung talakay tungkol sa kalagayan at sitwasyon ng primary healthcare. Ang COVID-19 kasi ay kumbaga nag-test doon sa healthcare system natin. At talagang na-highlight yung kung gaano kahina somehow. At siguro may mga strengths, pero kumbaga na-highlight nga yung mga ano yung kulang doon sa healthcare system natin at paano natin ito ia-attend at ia-address, no? So mahalaga din siguro na ipunto, no,
na totoo yung kalagayan at sitwasyon ng mga nurses natin sa kasalukuyan na wala silang masyadong suporta at yung nararanasan nilang parang masyadong nadidimin or masyadong hindi napaprioritize yung sitwasyon at yung karanasan na nararanasan nila, no? Pero mahalaga yung maganitong forum, no? Para talakayin yung mga issue at bukod doon ay makakita ng common ground, no? At paano ba nga ba tayo kikilos, no? So nagpapasalamat ako sa oportunidad na maging kabahagi nitong forum natin, no? At importante na magsama-sama, yung sinasabi nga ni Nurse Aline kanina, ni Ma'am Aline, no? Na kailangan may sama-samang pagkilos kasi mahalaga yung kontribusyon ng bawat isa. Lalo sa ating mga pamantasan, sa ating mga estudyante. Kasi sa organizing work, for example, no, kailangan patuloy at nadumaloy yung talakay, patuloy na i-discuss, no, yung mga dialogo at mga diskurso para patuloy na mapainog pa natin yung usapin tungkol sa mga kalagayang ito. So, kaisa, no, kami at kabahagi kami doon sa pag-advocate doon sa mga ganitong usapin, especially doon sa paglalatag nito at pagpapasok nito sa mga lalo na sa eskwelahan namin na aming nire-represent for isang halimbawa na yung St. Luke's College of Nursing, no. Kaya importante na pinapasok natin yung sitwasyon at yung tunay na kalagayan ng ating healthcare system. So maraming salamat muli, no, kay Dr. Jojo at kay Nurse Aline dun sa mga datos na ito. Malaking tulong ito para talagang mapagbuti, no, yung diskurso sa loob ng eskwelahan. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Homer. At para naman po sa reaction ng mga mula sa hani ng mga medical students, itawag po natin si Ms. Azil Espedang, medical student mula sa University of the Visayas, Gulyas College of Medicine. Azil, nandiyan ka ba? Yes, parang tayong nasa radyo, ano? Hello? Yan. Hello, okay. Hello, good afternoon. I am Azil Marie Espedang of the Philippine Medical Students Association and medical student from the University of the Visayas, Gulyas College of Medicine. So, wait lang. So, ayun, as a member of medical students organization, parang we can't help but be involved and reflect on how the Philippine government actually is dealing with all the issues that arise from COVID-19 outbreak. So we think na the government should really recognize the plight of our frontliners, especially the healthcare workers, because dapat talaga mag-provide ang government natin with better working environment, especially in these times, because as you can see, in the midst of pandemic, our frontliners are, ayun, as mentioned kanina, they are overworked, that they are underpaid, and also they are unappreciated. So, although may mga plans naman na yung government natin, like although they have laid out their plans on how they will go about this pandemic, such as yung mentioned kanina na deployment ban ng Filipino nurses to address labor shortage, we can see that it's really not benefiting the Filipino frontliners. I mean, it's not benefiting the Filipino citizen in general. So ayun, at saka being in a third world country, we know that we are below par from the healthcare standards of other first world nations, but we believe that should not hinder us from our demands, especially ngayon, from the demands of our frontliners to have more humane healthcare environment or working conditions.
And ayun nga, this is talaga our opportune time to re-echo the needs of our frontliners. And yun, we need to understand na our frontliners need us as much as we need them. So kaya naman, through our voice, we continually call for our government to have at least a fixed policy on mass testing, provision of more protective equipment for our frontliners, and improve on distribution niya so that para ma-boost naman yung morale nila, and also para na rin malesan yung fear nila of acquiring the virus, which stem from the lack of protection while they are on duty. And yun nga, other than that, safety and security. We believe na safety and security should not, by all means, instill fear. Kaya yung advocacy natin is, or yung sinusulong talaga natin is dapat solusyong medical at hindi militar. Pero as we can see, what the government is doing is that yung actions nila, it's negating the main objective. So, yun, it's really difficult to not just think about it, because for example, there is the anti-terror bill, by which if it is to be passed into law, it will become a legal safeguard against terrorizing dissenters. Ganun. So it's like the focus of the government is being shifted away from the major problem, which is the pandemic. So yun nga, as an organization, we believe talaga that our voice could really help na mag-call out sa government natin for ma-redirect yung priorities nila sa ating frontliners, because we are actually far from flattening the curve, unless flattening means for them that the line is going straight up day by day, diba? So yun lang, we really need to be involved and be tireless with our plea, and we really need to amplify our demands for a better COVID-19 response. Yun lang po. Maraming salamat, Azil. Napaka-comprehensive din, syempre, ng ating analysis, no? At naitahi nga natin siya, no? Doon sa importance talaga na we have to, for a medical crisis, syempre, ang kailangan natin is a medical and allied health solution, hindi isang parang, ano, no? A militaristic fascist approach on things, no? And nakita nga natin na it is an opportunity for them to just take advantage of the situation kung saan parang ang napaka-helpless nating lahat, and we are all confined in our homes. But then that doesn't stop us, no? Tama si Hazel, to raise our voice na kumalampag pa rin dito. Kasi hindi naman porket pandemic, nawawalan tayo ng karapatan natin na mag-register ng ating dissent and redress and our frustrations against the response of the government. Ayan. So siguro we would allow for a few questions na lang. May mga nag-send pala kayo, ano, through our sign up, through the sign up sheet dito sa ating sa webinar, no? So si Ma'am Alin saka si Doc Jojo, kung pwede po i-open po uli natin yung ating camera and microphone para po makasagot tayo ng ilang po mga tanong. Siguro ano po tayo? Tigalawa po siguro. Meron po tayo dito. Ayun. Unahin po natin si Ma'am Alin, kasi ito po ang parang phone in, nasa telepono eh. Ang questions natin, mga ng nursing students natin, ang sabi dito, what can you say to future nurses out there who are being shaken and anxious about the uncertain future they might face due to COVID-19? Salamat sa tanong, no? Maganda yung tanong na yun, kasi tayong lahat may feeling of anxiety talaga, and napaka-uncertain ng situation, walang makapagsabi dahil wala pa tayong nakikitang liwanag, no?
saan tayo tutungo dito sa pandemya na ito. Pero naintindihan ko yung anxiety as nursing students, pati na rin siguro sa mga medical students. Para sa akin, just hold on to your dream kung talagang gusto nyong maging nurse or maging doctor, para makapaglingkod sa ating mga kababayan, makapag-alaga ng ating mga pasyente at mga communities, ituloy lang natin yun. Ano? Siguro, magpatuloy lang sa pag-aaral kahit hindi yung sa ating usual formal setup ng classroom. Mag-aaral pa rin tayo, no? Para makamit natin yung gusto natin na maging nurse or maging doctor. Kayang-kaya natin yan. Basta pagsumikapan lang na matapos yung inyong course. Kayang-kaya niyo yan. Mag-iingat lang, no? Pagka nakatapos, they practice yung ano, yung field na napili niyo at patuloy na maglingkod sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na dun sa mahihirap na sektor. Ayan, so tadugtong din pala niya na Ma'am Aline, ang tanong po dito ay how can we help as student nurses during these times? So totoo nga din naman na kaming mga estudyante, hindi lang medical students, pati mga nursing students, ay nakabastante lang sa bahay, no? Hindi pwedeng lumabas. So ano yung mga pwede daw po nating magawa na parang makakatulong sa ganitong mga calls natin o sa ganitong panahon din in general po? Oo. Malaki ang magagawa ng kabataan. Kayo lalo na mga nursing students at medical students sa panahon ng pandemic, no? Kasi sabi nga ng assessment ng mga epidemiologists at saka doctors, ang frontline ay hindi na sa ospital dahil umaapaw na ng mga pasyente ang ating mga hospitals. Ang frontline ngayon ay sa communities. So malaki ang maitutulong nyo bilang mga estudyante at kabataan sa health education, sa mga pamamaraan, sa creative ways na kaya nyo, sa technology na may access kayo, para mapalaganap natin ang mga analysis na tama, analysis in terms of sa sakit at saka pati na rin sa analysis sa problema sa lipunan at saka yung mga pananaw natin sa anong mga nangyayari, no? Kasi everyday, ang daming mga pronouncements, policies ang government, lalo na nabanggit din na Azel yung niraratsadang terror bill. So, isa yon sa mga pwedeng gampanan na papel ng mga kabataan sa pagpapaliwanag. Unang-una, keep yourself updated palagi, and syempre, sabi rin ni Azel, keep yourselves involved. At para ma-involve ka, dapat alam mo kung ano ang nangyayari sa pang-araw-araw. At yung role na gagampanin nyo, bukod sa health education and health teachings, yung awareness raising kapwa, sa kapwa estudyante at sa public din kung anong nangyayari para maging critical tayo sa nangyayari at hindi natin payagan ang mga policies na lalong magpapahirap at magpapalala ng sitwasyon natin. At makakatulong din tayo sa pandemya dahil maipapaalam natin sa maraming tao paano maiwasan ang paglaganap ng sakit ng COVID-19. Yan, thanks Ma'am Aline sa ating mga inputs po. Ngayon, handa po naman tayo para sa mga questions kay Doc Jojo. Ano? So, actually, pwede rin mag-chime in si Ma'am Aline kung pwede kasi ito, this is actually question pala to for both of you, no? Bilang mga frontliners to eh. So, ang question ito dito is, how do you cope with the mental and physical stress while managing COVID-19 patients? Kanino? Sige, mauna na lang po si Ma'am Aline po, Doc. Okay, sige. Mahalaga kasi yung mental well-being, yung malusog na pakikipag-relate sa isa't isa bilang mga health workers at yung pakikipag-usap din sa ating mga pasyente. Masyadong stressful yung situation, no? Kumbaga, dati nang hindi maganda ang sitwasyon ng mga nurses at ng mga health workers,
nandiyan na yung dating health crisis. Mas malala ngayon kasi sobra ang demands, tapos wala kang nakikitang support. So, mahalaga ang support sa isa't isa. Yung nagsisharing ng kung anong insights, anong nararamdaman to boost the morale ng isa't isa. Pero, syempre, kailangan meron ding pagkilos. Kasi we need each other. Gaya ng sabi ko nga, yung collective action ay mahalaga. Kasi patuloy na babagsak ang morale ng mga nurses at iba pang health workers kung nakikita na walang pagbabago, walang improvement, at walang dumadating na natulong. No? Kung may economic na ayuda, meron ding formang ayuda na kailangan ng ating mga health workers. At iyon ay makakapag-boost ng self-esteem. At mahalaga yon for mental health. Hindi sapat kasi yung sinasabing bayani, no? Kailangan merong konkretong support sa mga frontliners. Kasama yung tulong-tulong na pag-uusap, sharing of insights, at pagkilos para igiit ang ating mga karapatan at mga kahilingan. Yeah, thanks, Ma'am Aline. Doc Jojo. Okay, sige. Una sa lahat, ngayon ko lang uli nakita sarili ko dito. Hindi ko alam kung ano tsura ko kanina na nagpe-present dahil bilang nawala. So, hindi rin ako nasa frontline ngayon. Obviously, senior citizen, tapos may comorbidity. Pero at the same time, frontline tayo sa pagtulong ng ating mga health workers in terms of getting their situation, in terms of supporting them. Kumbaga morally at saka yung psychologically, no? Kaya natin nakukuha yung mga kwento nila. And at the same time, yung pagkuha ng information at pagpasa sa kanila kahit na sabihin yung late na ako mag-aral ng ganitong technology. Kaya sa mga kabataan na napakalaki ng goal ninyo, masyado ng advance, tapos itong advent ng physical distancing, with physical distancing, meron pa rin naman tayong dapat establish ang communication, yung rapport building. Yung ating organizing, hindi dapat mawala yan. Pagkatapos, gaya nga ng banggit ni Aline kanina, in terms of health education, health promotion, in terms ng pag-reach out dun sa mga different sectors, kung hindi man na QRT na physical type, pero siguro within the few weeks from now, few days or few weeks from now, baka maghanda-handa na rin yung iba na tayo ay lumabas for such engagement. No? Pero habang tayo ay nasa kanya-kanyang lugar, hindi yan ang magtatapos o hindi yan ang mag-limit ng ating pagkilos. No? So we stay updated, we get the right news, we correct the fake news, we expose those who give the fake news, and we also expose those who harass yung mga talagang taking active part dun sa pag-responde ng mga tao. No? So lahat yan ngayon mabilisan with social media, with everything, kailangan merong dagdag na boses at presensya dyan habang hinahanda natin yung actual na physical presence natin in actions towards the communities. Sinasike din namin yung sarili namin kasi for such a long time na ang trabaho natin talaga ay direct community work, nakakabaliw talaga yung bigla kang naputol. Pero yun na nga, dapat gagawa ka ng mga creative ways na makibalita sa kanila. So paano namin na nami-maintain ang work ng barangay health workers, community health workers natin, at paano pakakailaman nila yung barangay health health emergency response team na palpak, etc. So may ways tayo doon na establish ng communication, at may ways din na sila ay makapagbigay ng psychosocial intervention doon mismo sa mga frontline communities, habang from time to time may regular schedule din kami na kung paano naman
napapagaang natin yung loob nila, no? Yun, may tumawag pa. Okay, so yun muna. Nasagot na. Yan. Opo. Ayan, tapos nun siguro ang last question po natin for the both of you po, kay Ma'am Alin saka kay Doc Jojo, ay ano po, what role daw does politics play in health and or healthcare? Does it contribute to the policies or programs established by health institutions and agencies for their employees po? Mm-mm. Oo, malaki ang role ng politics. Health nga is politics mismo. Kasi when you say politics, it pertains to decision making. At yung kalusugan natin, yung healthcare at yung system ng kalusugan ay nadedetermine ng mga policies and rules or laws na ginagawa ng ating pamahalaan, no? Example, yung privatization of healthcare, yung commodification ng health, yan ay gawa ng o resulta ng mga patakaran o policies na ginagawa on the national level. So, ang impact niyan ay mula sa pambansang level hanggang down to the barangay level. Ang example ko din siguro ngayong COVID-19, for example, yung hazard pay, no? Sa hazard, ang mga health workers sa public health mandated ng na karta of public health workers, meron sila nang nare-receive na hazard pay. Pero sa private sector, ang sabi ng gobyerno, sa mga private hospitals, you are encouraged to give hazard pay to the nurses and other health workers. So, depende kung may puso ang may-ari ng mga hospital, no? Kung wala, sorry na lang. Wala silang nilalabag na batas kung hindi sila mabigyan ng hazard pay. Unless merong CBA na may nag-exist doon sa union sa isang private hospital. At sinabi ng DOLE, hindi sila makapagbigay ng order na ang mga private hospitals ay dapat magbigay ng hazard pay. Bakit? Kasi daw baka magalit ang mga may-ari ng hospital. So that's politics. No? Walang nilalabag na batas kasi walang order mula sa pamahalaan. Doon sa Bayanihan Act to Heal as One, pwede rin namang in-include nila na all institutions including private health hospitals should give hazard pay sa mga nurses and other health workers. Napaka-essential niya, napaka-vital sa panahon ng pandemic na ang buhay ng mga nurses and other health workers ang nakataya. Pero wala silang natatanggap na hazard pay, no? Yung iba 100 pesos, 350 pesos. Pero wala silang nilalabag na batas. So very clear yan na politics is at play, no? Mas na nangingibabaw yung business interest ay nabibigyan ng prioridad ng mga policies and laws na ginagawa ng pamahalaan. Yun is very, very concrete example na nakakalungkot at nakakagalit. Kasi kawawa naman ang ating mga nurses at other health workers na deserving ng mga incentives tulad niyan. Thanks po, Ma'am Aline. Ngayon naman po, si Doc Jojo naman po. Oo, sa atin naman siguro kayo bilang mga estudyante nursing and medical. Somehow busog na rin kayo dun sa laging definition ng health, yung World Health Organization. It's not just the absence of physical and not just the absence of disease, but the physical, mental, and social well-being. At mas mabigat nga na talaga na tinitingnan natin ngayon yung social determinants of health at napakalaki ng role ng politics doon. Because even the economy, even the culture, they are never neutral. They are always influenced by whoever is the dominant thinker, o kung sino yung mas dominante na mag at sino yung dinodominate, no? So kung ang dominant thinking ngayon sa health sige, pang health ka lang, huwag mong pakialaman yung ano. Sa atin hindi, alam natin na useless kang maging nurse at maging doktor sa harap ng ganitong sakit kung wala naman yung tamang pagkalinga, yung gamit, at hindi rin tayo
pasusukuin dahil hindi naman tayo mesaya na tayo ang magpuproduce ng gamit. Kaya nga, kapag sinabing health is a right, nakakontrapose yan na may mas malaking structure, which is the state, which is very political, na siya ang kailangang mag-provide ng all opportunities para makamta ng bawat tao yung tunay na kalusugan. So, ay sino ba nag-decide ng sweldo? Hindi dole sa private, pero sa mga public health officials, gobyerno yan. Sino ang nag-decide about dun sa budget? Sino nag-decide dun sa mga doctors? So, the barrios ngayon na basta na lang i-pull out dun sa kanilang probinsya at mag-respond daw sa epicenter dun sa Cebu. No? So, lahat yan ay political moves. Sino ang mabibigyan ng ayuda? Magkano ang ibibigay? At paano? Di ba napaka-political ng lahat? Kaya nga, kung hindi tayo mag-involve in the right political sense, doon natatalo ang ating mga health sector o mga doktor at mga nurses kasi sumusuko. Dahil parang, ano na ba to? Parang hindi na ba ako na magaling na nurse at doktor? Hindi na ako makapagpagaling. Pero dapat mulatin natin sila na wala. Nasa iyo na lahat ng galing, nasa iyo na lahat ng commitment, pero hindi sa iyo ang responsibilidad na ibigay lahat ng favorable environment. Kaya tayo tatakbo at kaya tayo ngangaw-ngaw sa dole, yung mga private employees. Kaya tayo kakatok doon sa Kongreso at sa Senado para doon sa mga batas. Dahil yan, hindi politika dahil gusto lang natin mamulitika at makialam doon sa mga trapo at ano, kundi yan ay ginagawa natin political action dahil yan ang politika dapat ng mamamayan na mamayani. So, hindi neutral ang ekonomiya, hindi neutral ang health, miski siyensya, hindi neutral. Dapat ang laging maghahawak niyan ay yung naghahawak sa direksyon ng mas marami, which is ang mamamayan. And we need to inculcate and we need to practice that kind of politics. Huwag tayong matakot. Oo, ang tagal ko ng politiko, ang tagal ko ng very political, ang tagal ko ng nagngangaw-ngaw. Not for myself, kundi para sa bayan muna, hindi sa sarili. Sa bayan muna, hindi para sa dayuhan na inyong sinasamba. Sa bayan muna, at hindi sa mga kokonting nakikinabang ng kayamanan ng ating bansa. Very political, very rewarding, tunay na nurse, tunay na doktor, tunay na manggagamot ng bayan. Hindi yan mababayaran, hindi mapapantayan ng kahit na anong reward or recognition dahil yan nagmumula sa atin, nagmumula sa marami kapag na-exercise natin ang tunay na politika. So huwag tayong matakot sa politika. Anti-terror bill, aayawin natin yan. Pagkaltas ng budget, aayawin natin yan. Ineffective na secretary, tatanggalin natin yan. Kung itong gobyerno, yung palakad niya ay kailangan magka-overhaul, gagawin natin yan dahil ang nasa atin, politika ng mamamayan para sa tunay na kagalingan na magbubunga ng tunay na kalusugan para sa lahat. Thanks, Dr. Dojo. And to that, inataas ko ang aking kamao dahil totoo talaga yan. So, i-reiterate ko lang yung sinabi din ni pareho ni Ma'am Aline sa ni Doc Jojo, no? Katulad ng mga sinabi din siguro ng mga may experience ito sa journalism, sa din motto ng College Editors Guild of the Philippines, sabi nila, to write is to choose. So, binabasag doon ang konsepto na ang journalism ay neutral. Hindi, may pinapanigan siya. Katulad din natin sa kalusugan, meron pinapanigan tayo. Ang tanong, ang papanigan ba natin ay yung mga naghahari o yung mga hinaharian at yung mga niyuyurak dito sa ating bayan. Yun ang ating dapat nating piliin. At syempre, dun tayo dapat sa mas nakakarami, di ba? Dun tayo sa grupo ng talagang kumikilos, ang grupo ng masa, kasama ang mga nurses, kasama ang mga doktor, kasama ang iba pang mga allied health staff. And again, siguro ibubuod natin yung mga sagot pareho ni Ma'am Aline sa kanilang Doc Jojo, the personal is political.
for something syempre na mas napakalapit you know, sa ating bituka, or in the case of COVID napakalapit sa baga, you know. So it is very, very true that the personal is political. Something as personal na lahat tayo may kalusugan, no. Mapamayaman yan, mapamahirap, mapadoktor o hindi, estudyante o nagtatrabaho na, lahat tayo, we all possess health. At dahil nga naniniwala tayo sa prinsipyo na ang kalusugan ay karapatan, dapat ito ay ipinapaglaban, lalo na kapag ito ay niyuyurakan at hindi pinapansin at itinataboy na lang sa gilid. And not only for ourselves, not only for our health workers, but also for those who are in most need of it. Yung mga maralita, mga magsasakat manggagawa, at pati na rin syempre ang ating mga national minorities na hindi rin naaabot ng ating mga serbisyo ng kalusugan ng gobyerno. So, kung titingnan natin, no, parang siyang sa pathophysiology natin na chart, no, magkakadikit-dikit ang lahat. Dahil totoo nga naman, ang lahat ng bagay ay magkaugnay, sabi nga ng isang kanta, no. Pero totoo yun. At sa pag-solve natin ng ganito mga bagay, katulad din ng tinuturo sa atin sa pathology at pathophysiology, we do not treat only the symptoms, but we treat the root cause. At dahil sa ganyan, syempre, ano ba ang root causes ng problema natin? Malalaman po ninyo yan kapag sumama po kayo sa ating mga educational discussions on health situationer, on the national situationer, pati sa mga Philippine social realities. Magkakaroon po tayo ng ganyang ED na hosted din po ng PMSA sa susunod po. Kung titingnan pala po ang ating chat thread dito sa Zoom, may mga nilink po namin dyan ang pages po ng mga relevant natin ng mga health and people's organizations po. Nilink po namin ang page ng Health Alliance for Democracy. Check nyo po, kahapon nagkaroon po sila ng protest action po, calling also for the para na pagtuunan ng pansin ang kondisyon ng ating mga health workers at iba pang mga medical professionals, no, sa ospital. Meron pong mga talk din na binigay doon. Ang Coalition for People's Right to Health, na consistent po na naglalabas ng kanilang Raising the Bar webinar. Ang Council for Health and Development, mag-tandem po sila ng CPRH sa pag-hold po ng Raising the War webinars, kasama na rin ng Cure COVID. At ang page po, syempre, ng Filipino Nurses United, para ma-update po tayo sa kung ano na po ang nangyayari. So, dating po sa mga nurses, of course, nursing students, bilang mga susunod natin na mga magiging nurse ng bayan, maglilingkod sa bayan. Ano? At syempre, kami po mula sa Philippine Medical Students Association, ang national mass organization po ng mga medical students sa buong Pilipinas. So, ayun po, paki-like din po ang page. At sahanay po namin, mga medical students, may nilink din po kami dito sa chat group na sign-up sheet po. Ayan, nandiyan na po, kaka-chat lang po ang aming sign-up sheet po for PMSA. So, if you want to, sa mga gusto pong sumali para po sa PMSA, ang National Mass Org ng mga medical students na nagsusulong ng nationalist, scientific, at mass-oriented na healthcare sa Pilipinas, join na kayo. Ayun. And syempre, para po sa mga iba din pong mga educational discussions sa susunod, pantabay lang din po kayo through Zoom din po ng ito. Muli, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Alin ng Filipino Nurses United at kay Doc Jojo ng Aksyon Health Workers Party List. Maraming salamat po. At syempre, wala namang hindi rin mangyayari to ang event na to kung wala syempre ang ating mga dumalo dito na audience, pati ang reactors po natin na si Sir Homer ng Trinity, si Kianet ng UDM, at si Azil ng University of the Visayas Gulyas College of Medicine. Maraming salamat sa inyong participation at inyong mga inputs, at ayun, maraming salamat po sa inyong lahat para sa ano. At kung kinakailangan po ninyong i-share itong webinar na to, mag-upload po kami ng video na to sa YouTube channel ng PMSA, pati na rin po sa Facebook page po ng PMSA. Antabayan na din also yung link na to na isasama po namin, pati po sa aming Twitter account. Yun po, at maraming salamat po sa ating lahat, sa ating pagpa-participate, at patuloy po ang ating pakikibaka para hindi lang sa ating para sa pambansang soberanya at sa ating sa tunay na kalayaan, kundi na rin para sa isang makabayan, siyentipiko at makamasang sistemang pangkalusugan sa ating lahat. Maraming salamat po.